Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 1351. Si Daryl ay nakikipaglaban-laban kay Naomi Grand at hindi maiwasan ang atake ni Megan. Mamamatay siya para sa tiyak kung sinaktan siya ng tibak. Daryl. Daryl. Nagbago ang mga ekspresyon ni na Dax at Debra. Gusto nila upang iligtas si Daryl, ngunit napapaligiran ng mga tao at hindi maaaring pumunta sa lahat. Hindi. Tumulo ang luha ni Debra. Siya ang Artemis Sect Master at sumunod Daryl libu-libong mga milya sa World Universe. Daryl was her everything. Masisira si Debra at mawala ang sarili kung mamatay si Daryl doon. Pawis na pawis si Daryl bilang walang katapusang kawalan ng pag-asa. Nagsimulang tumaas sa kanyang puso nang makita ang papalapit na Kaybak na papalapit. Tapos na ako, ito na ang wakas. Tapos na ako. Daryl, nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Siya ay gumala sa Earth. Sa buong buhay niya, kailangan pang mamatay sa ilalim ang espada ni Megan sa wakas. Nag-atubili siya. Ito ay hindi patas. Debra, muli tayong magkikita sa susunod na buhay. 1-6. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Debra kay Megan ang Tayback ay mas mababa sa kalahating metro mula sa kanya. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata upang maghintay para sa paghuhukom ni kamatayan sa sandaling iyon bang. Isang batang babae ang biglang lumipad na matulin mula sa kalagitnaan ng hangin tulad. Isang shooting star at hinarang ang pag-atake ni Megan sa kanan. Sa sandaling tumusok ang espada ni Megan sa pamamagitan ng puso ni Daryl. Klang! Isang malakas na tunog ang tumunog at sanhi kay Megan na manginig bago kumuha ng ilang mga hakbang pabalik bago siya. Sinimulan ang pagsaway, sino ang busybody na iyon? Kasabay nito ang pagtitig ng mga mata sa taong nasa harapan ng kanya. Nakita niya ang isang batang babae mga 12 o 13 taong gulang. May kulay na pastel na maliit na romper na may patas at makinis. Mukhang maganda ang kaibig-ibig. Gayunpaman, kahit na bata pa siya, ang kanyang aura ay lubos na makapangyarihan habang ang kanyang mukha ay naglalaman ng mga pahiwatig ng maturity. Gasp! Nanginginig si Megan at hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa susunod na segundo sa pakiramdam ng lakas ng maliit na batang babae. Ang batang babae na ito ay isang level 3 Martial Emperor. Natigilan si Daryl pati na rin ang pagtingin niya sa maliit batang babae na natataranta. Es sino ka? *6 ang batang babae na ito ay higit sa 13 taong gulang lamang. Paano? Naging level 3 Martial Emperor na siya. Mayroon nagsimula siyang magsanay ng paglilinang mula noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, kudlit. Ang little girl ay tumingin kay Daryl na walang emosyon. Ito. Hindi mahalaga kung sino ako. Lahat ng tao ay ganggang opsa. Ikaw, gayon may hindi ka nakikipaglaban. Sigurado ka sobrang tigas ng ulo. Masasayang ang buhay mo kung magpapatuloy ito. Bakit hindi ka nalang umalis sa akin? Panipi. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang pakiramdam ng kapanahunan sa kabila ng ang kanyang bata at malulutong na tinig, isang pakiramdam ng kapanahunan na ay hindi pagtutugma para sa kanyang edad. Hindi pa alam ni Daryl na ang batang babae sa harapan sa kanya sa sandaling iyon ay ang Heaven Union Sect Master ng bagong daigdig. Ang Heaven Union Sekta ay nasa New World. Sa loob ng higit sa 2,000 taon at nakagawa ng marami makapangyarihang magsasaka. Sa mga nagdaang siglo, sila ay kahit na mas maluwalhati na pagiging isa sa mga nangungunang sekta sa bagong mundo, ang Heaven Union Sekta ay nagkaroon ng pantay. Nalampasan ang dating sekta ng Incandescent. Gayunpaman, ang Heaven Union Sekta ay walang ipinuno kamakailan nang pumasa ang kanilang huling sect master. Ang layo at nagsimulang pagpatay sa kanilang mga sarili mula noon. Lahat ay nais na maging sect master.
ang kanilang panloob na mga pagtatalo ay naging sanhi ng unti-unting pag-unlad. Tanggihan. Ang kanilang pagtanggi ay tumagal hanggang sa araw na iyon ang kanilang 33. Henerasyon ng Sect Master ay hinirang at ang kanilang pinakabagong sekta ng Master ay walang iba kundi ang bata-batang babae na nakatayo sa harap ni Daryl, Sonia Low. Si Sonia ay 13 taong gulang pa lamang, ngunit mayroon ng antas. Tatlong Martial Emperor nang siya ay naging Langit Union Sect Master. Siya ay ulila mula bata pa at nasa Heaven Union Sekta mula nang maalala niya. Siya ay lumabas upang makakuha ng ilang karanasan 3 taon na ang nakakaraan. Bago makilala ang isang napakalakas na matandang lalaki na nagustuhan siya sa unang tingin at nagpas siyang dalhin siya bilang ang kanyang alagad. Ang matanda ay inatake at pinatay, ngunit siya ay binigyan Sonia lahat ng mga natatanging panghuli elixir niya. Naipon sa buong buhay niya bago mamatay. Na umabot sa daan-daang mga ito. Kabilang sa mga elixirs ay isang napakabihirang-bihirang elixir 10,000 tinawag ang Chinese Red Bud. 9 taong gulang lamang si Sonia sa taong iyon nang kumain siya. Ang daan-daang mga elixir ng sabay na naging sanhi ng kanya. Kapangyarihan upang tumalon sa antas ng 3 Martial Emperor. Bumalik siya sa Heaven Union Sekta pagkatapos niya napakalaking pagtaas ng lakas at ang ideya ng ang pagiging Sect Master ay nagsimulang lumaki sa kanya sa kanyang pagbabalik. Ang iba pang makapangyarihang magsasaka sa una nang tumingin sa kanya ang sekta dahil sa kanyang edad. At sinuwi siya. Bagaman bata pa siya, siya ay malupit at mabisyo kapag paghawak ng mga bagay. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang magturo ng aral sa sino mang sumuwi sa kanya. Ang mga alagad ay alam ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at sa wakas ginawa siyang Sect Master. Ang mga miyembro ng sekta sa wakas ay tumigil sa pagpatay sa bawat isa. Sa sandaling siya ay naging Sect Master. Ang nagsimulang tumaas ang kapangyarihan ng Heaven Union Sekta. Napakalaki sa loob lamang ng 3 taon sa ilalim niya pampatibay, pamamahala, at pagsusumikap. Agad na umalis si Sonia nang walang pag-aalangan ang sandaling narinig niya na mayroon ang sinaunang tomb ni Lubo. Lumitaw, nais niyang sumugod at kumuha ng ilan kayamanan. Ang kapangyarihan ng The Heaven Union Sekta ay gagawin. Tumaas palalo kung makukuha niya ang mga kayamanan sa sinaunang Nichu. Sa sandaling iyon, hindi ito binigyan ng lubos ng pag-iisip ni Sonia. At sumugod sa nakita ang sitwasyon ni Daryl hindi dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Daryl. Siya nais na iligtas si Daryl tulad ng alam niyang mayroon si Daryl. Nakuha ang Blood Battle 8 direksyon at nais na makuha ang tunay na Disk Arteng. Ang Heaven Union Sect Master. Mga magsasaka mula sa ang bagong daigdig ay natigilan sa sandaling iyon bilang lahat sila sumigaw. Ang mga tao mula sa ibang mga mainland ay maaaring hindi kilalanin siya, ngunit ang mga magsasaka ng bagong daigdig ay sa halip pamilyar sa kanya. Ang pambihirang ito batang babae ay talagang mabilis na itinayong muli ang dwindling sekta ng Heaven Union. Ang Heaven Union Sekta ay agad na babangon kung sila pinayagan siyang dakpin si Daryl at makuha ang dugo banal na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Mahigpit na hinawakan ni Sonia ang braso ni Daryl doon mismo. Sandali at walang alinlangan na sinabi, Daryl, huwag labanan kung nais mong manatiling buhay at masunurin na sundin. Ako, Panipi. Kabanata 1352. Tumingin si Daryl kay Sonia at natigilan. Ang batang babae na ito. Sobrang lakas ni Aura. Palihim niyang kinunot ang kanyang mga mata. Kahit na ginagawa niya. Hindi makilala si Sonia, alam niyang ang balak niya ay hindi upang may save siya, ngunit upang makuha ang kanyang mga kamay sa dugo. 8 direksyon. Huminga ng malalim si Daryl habang panandali ang iniisip bago ngumiti at sinabi, Little girl, this is the ang usapin ng world universe. Hindi ka dapat makialam ang aming mga gawain kahit na kami ng aking mga kapatid ay ganged up ng iba pang mga sekta. Sa tingin mo nasa sa iyo kung gusto ko makialam o kung hindi man.
Nginisyan siya ni Sonia nagpapalumbay na tono, ililigtas kita ngayon kahit ano pa. Megan saka mabilis na lumakad, tinuro si Sonia, at sumigaw, "Little girl, wala akong pakialam kung aling mainland. Galing ka, ngunit hindi sa iyo ang makialam. Ang mga gawain ng World Universe. Umalis ka na agad." Tinignan tuloy ni Megan si Daryl. "Daryl, hindi ka magiging nakapagtakas ngayon. Ibibigay mo ang iyong buhay para sa Master White Brows kung mayroon kang natitirang konsensya na natira. Panipi." Muling hinugot ni Megan ang kanyang espada at nais na umalis. Sa paligid ni Sonia at atakehin si Daryl. Hindi nag-abala si Sonia sa pakikitungo sa kanya at sinunggaban. Daryl habang iniiwasan ang atake ni Megan na parang duwende. Bago lumipad kasama si Daryl sa malalayong kalangitan. "Daryl! Daryl! Dax! Debra!" At ilang iba pa ay labis na nababalisa sa nakikita ang eksenang ito. Gusto nilang habulin siya, ngunit hinaranggan ng mga taong nasa harapan sila. "Mabilis, habulin mo sila. Damn it, hindi natin hahayaang makatakas si Daryl ng ganoon." Panipi. Sa parehong sandali, Master Leonard, Naomi Grand, at ang iba pang mga magsasaka ng mainland ay sumisigaw at paghabol sa kanila. Ang mga nagsasaka ng World Universe ay nais na mag-higanti. Lumang white brows habang nakukuha ang kanilang mga kamay sa walong dugo walong direksyon. Ang iba pang mga magsasaka ng mainland ay hindi maaaring maging nag-abala kung si Daryl ay buhay o patay na tulad nila nais lamang ang Blood Battle 8 direksyon. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin na masdan ng ilang daang libong katao ang agad na humabol kay Sonia at Daryl. Woo! Hindi mapigilan ni Daryl ngunit humingle sa kalagitnaan ng hangin. Nakikita ang mga taong humahabol sa kanila. Naramdaman niya ang kapangyarihan ni Sonia at lihim na nabigla sa parehong oras. Paano magiging napakadalisay ang panloob na enerhiya ng batang babae? Ganyan. Isang maliit na tao na nagdadala sa akin, gayon pa man ang kanyang panloob na lakas. Ay nagbibigay ng walang mga pahiwatig ng kanyang pagbagal. Ito ay naguguluhan, kudlit, maliliit na babae. Si Daryl, nabigla at hindi mapigil ang itanong, "Sino nasaan ka at saan mo ako dadalhin?" Panipi. Malamig na sumagot si Sonia, "Huwag nang magsalita ng kalokohan, at huwag mo akong tawaging little girl." Panipi. Walang pasensya si Sonia upang harapin si Daryl kalokohan sa napakaraming taong humahabol sa kanila. Asterisk sick, may temper siya. Ungol ni Daryl sa kanya puso at pinaikit ang bibig. Kinuha siya ni Sonia at lumipad ng malayo. Bagaman ito ay ang kanyang unang pagkakataon sa World Universe, si Sonia ay sobrang bait habang tinukoy niya si Daryl partikular sa mga komplikadong terrain at bundok dati sa wakas na mamahala upang mawala ang mga tao habol pagkatapos. Ang mga ito sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, hindi tumigil si Sonia at nagpatuloy hanggang nakarating sila sa bagong daigdig. Dinala ni Sonia si Daryl sa isang manor na may magandang tingnan pagkatapos ng 4 oras na paglipad. Tinawag itong Heaven Union Manor, langit pangunahing altar ng Union Sect. Ang Heaven Union Manor ay nasa isang sinaunang hardin na matatagpuan sa timog silangan ng New World na may nakamamanghang mabundok na tanawin. Ang Heaven Union Manor na sumaklaw sa libo-libo ng ektarya ay may mga estilong sinaunang estilo na pinalamutian, mga puno at pavilion. Ito ay isang kahanga-hanga at lubos ang ganda ng paningin. Gasp! Hindi mapigilan ni Daryl na mapanganga nang makita ang tanawin sa harap niya nang makarating sila. Asterisk sick, mayroong tulad ng isang lugar sa bagong daigdig. Ito ay bilang kahit na nagmula ito sa isang pagpipinta, labis maganda. Kudlit! Habang nagbubulungan siya sa kanyang puso, nakita ni Daryl ang isang ginintoang nakasabit ang plaka sa pangunahing pasukan ng manor na nakasulat ang mga salitang Heaven Union Sect, Flamboyant dito. Kabanata 1353.
Heaven Union Sec, Panipi. Si Derry ay biglang natarante sa sandaling iyon tulad ng dati niyang narinig tungkol sa Langit Union Sec. Ang maliit na batang babae na ito ay mula sa Heaven Union Sec. Hindi ba sila isang nahulog na sekta at hindi na aktibo sa mundo ng martial arts? Gayunpaman siya ay sobrang mayabang at naglakas loob na pilit na agawin ako sa harap mismo ng iba pang siyam na mainland. Paano siya nakaugnay sa Heaven Union? Sekta, kudlit. Hindi mapigilan ni Daryl na magtanong sa isiping iyon, "Hoy, ano ka?" Relasyon sa Heaven Union Sekta, Panipi. Katatapos lang niyang sabihin nang maramdaman niya ang sakit na nagmumula sa kanyang dibdib at nakita ang itim bago halos mamatay. Sa kabila ng lakas na pagdepensa ni Daryl sa kanyang sarili gamit ang pure energy strip ng napalibutan ng mga pag-atake dati, nasugatan pa rin ang ugat ng kanyang puso. Lahat ng meridian sa kanyang buong katawan at ang kanyang mga organo ay nasugatan din. Maaari itong isaalang-alang na isang himala na maaari niyang hawakan hanggang sa sandaling iyon. Si Sonya ay hindi tumugon sa kanyang malamig na batang mukha habang dinala niya si Daryl sa manor. Guro. Master, maligayang pagdating pabalik. Dalawang babaeng disipulo na nagbabantay sa pasukan ang agad na bumati kay Sonya nang magalang sa kanyang pasukan. *, napakinggan ko ba? Ang maliit na batang babae na. Ito ay ang Heaven Union Sect Master. *, isang 12 o 13 isang taong may sekta na master. Kudlit. Agad na kinilig si Daryl at tuluyang natigilan habang nakatingin siya ng walang imak si Sonya na tulala. Dinala si Daryl sa isang malaking bulwagan pagkaraan ng ilang minuto. Si Sonya ay nakaupo sa trono kasama ang 12-12 ng mga matatanda at daan-daang mga piling alagad na katayo sa tabi niya. Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga alagad ay magagandang batang babae. Derry ay naijabd sa kanyang acupoints at nairender ganap na hindi gumagalaw. Nakaramdam lamang siya ng nakasilaw sa nakikita na maraming magagandang babaeng disipulo, ngunit mapait sa puso. *, hindi ako makapaniwalang inagaw sa akin ng Heaven Union Sect Master. Hindi ito mabuti. Daryl, matalino ka nga pala. Dapat mong malaman kung bakit kita dinakip dito. Sonya. Tahimik na tumingin kay Daryl ng walang emosyong batang mukha. Hindi lang kita papayagan, ngunit tutulong din ako sa paggamot ng iyong mga pinsala kung gagawin mo lang masunurin na isulat ang formula para sa Blood Battle 8 Direction. Panipi. Tinaas ni Sonya ang kanyang mga kamay sa pagsabi nito. Agad na lumabas ang dalawang babaeng disipulo at naglagay ng panulat, tinta, at papel dati Daryl. *, mahusay siya. Daryl. Ngumiti nang makita ang malapag kilos na parang bata habang bata pa at sinabi, maaari ba kong malaman paano dapat makipag-usap sa iyo? Sonya Lou. Hindi nag-abala si Sonya na makipag-usap pa at matapat na sumagot. Woo. Huminga ng malalim si Daryl bago ngumiti. Master Lou, kahit na ikaw talaga. Iniligtas ako mula sa panganib at dapat bigyan ka ng Blood Battle 8 Direction. Banal na kasulatan, dapat mo pa rin gamutin ang aking mga pinsala dahil ako ay nasugatan pa rin. Ito ay maliit na hindi makatao upang magtanong kaagad sa akin para sa Blood Battle 8 Direction. Hindi sinusubukan ni Daryl na humingi ng tulong kay Sonya ngunit nais lamang niyang bumili ng oras. Si Sonya ay ngumiti ng mahina at tumingin kay Daryl. Daryl, huwag mong subukang makipaglaro sa akin. Hindi kami kaibigan, kaya bakit dapat tulungang gamutin muna ang iyong mga pinsala? Isusulat mo ang mga ito, bumaba ka agad kung matalino ka. Binabalaan kita na ang aking pasensya ay limitado. Panipi. O sige. Walang magawa si Daryl habang nagkukunwaring nag-iisip ng mabuti. Ngunit, medyo nasasaktan ako sa ulo ngayon at hindi matandaan ang isang solong pangungusap ng Blood Battle 8 Direction. Panipi. Kabanata 1354. Daryl, ngumiti kay Sonya doon. Bakit hindi mo ako pahinga sa isang gabi at sasabihin ko sa iyo ang Blood Battle 8 Direction kapag ang aking ulo ay hindi gaanong masakit? Kumusta iyon, anak?
Gusto mo ba akong makipaglaro? Medyo bata ka pa para dyan. Swoosh! Naging madilim ang mukha ni Sonya nang marinig ang kanyang mga sinabi. Daryl, huwag mo akong paglaruan. Gawin. Sa tingin mo ako ay isang 3 taong gulang na bata. Haha, marahil hindi ka gaanong mas matanda kaysa sa isang 3 taong gulang. Daryl, ay agad na natuwa. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin kung ano ang nasa isip niya, ngunit ngumiti at sa halip ay sinabi, ano ang mga trick? Maglaro, wala akong maalala kung hindi magpahinga ka. Sa totoo lang, naisip din ni Daryl na hawakan siya sa parehong paraan nang siya ay makitungo Quincy Long, upang sumulat ng peking formula para kay Sonya. Gayunpaman, ang sitwasyon na nauna sa kanya ay naiiba kaysa sa dating Quincy. Nag-iisa si Long nang subukan niya ang paglinang bago mag-psychotic break nang wala kahit sino na tutulong sa kanya. Siya ay kasalukuyang nasa pangunahing dambana ng Heaven Union Sect at hindi na kailangan ni Sonya personal na gumawa ng aksyon kung ang kanyang peking formula ay natuklasan bilang mga nakapaligid na mga matatanda. Guguluhin siya. Napagpasyahan ni Daryl na bumili ng oras sa halip para lamang maging ligtas. Walang makakapigil sa kanya sa pag-alis napakahabang maaari niyang antalahin para sa isang araw at ganap na mabawi ang kanyang kapangyarihan. Hindi man sa marami. Makapangyarihang magsasaka dito. Napahiya si Sonya nang mapansin ang kalokohan sa loob ng ngiti ni Daryl at malamig na sinabi. Tingnan nagmatigas ka pa rin. Sinabi ni Sonya sa mga tao sa tabi niya, pahirapan ninyo siya. *6 Pinahihirapan. Tumalon sa kanyang puso si Daryl ngunit hindi masyadong kinakabahan. Ano ang maaaring ang dalagitang dalagita ba? Gasp. Gayunpaman, hindi mapigilan ng mga nakapaligid na disipulo na mapanganga siya nang marinig siya utos. Nakatingin sila kay Daryl ng kaawa ng sabay. Ang ilang mga lalaking disipulo sa lalong madaling panahon itinulak ang isang tapahan kung saan maraming mga nasusunog na pulang bakal na tatak na bakal. *6 Paano siya magiging ganid? Kudlit. Daryl. Agad na natarante nang makita ang eksenang ito. Hindi niya mapigil ang magpanik maliit sa puso. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, isusulat mo ba ito? Walang ekspresyon na tanong ni Sonya at malamig patungo kay Daryl. Tulog. Hindi mapigilan ni Daryl na lunukan ng malakas habang ang malamig na pawis ay tumalsik mula sa noo niya. Sa totoo lang, nagpapanik si Daryl sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya kailanman isusulat ang 8 direksyon. Master Lou, paano ako makakasulat kung hindi maalala? Tumigil sa kabaliwan na ito at mabilis na itabi ang mga ito. Marahil ay hindi ko na maalala ang mga ito bukas mula. Natatakot, nakangiting sagot ni Daryl habang kasabay nitong sinusubukang itago ang pagkabalisa sa kanyang puso. Labis na galit. Isang matandang katabi niya ang agad na lumabas at sinampal ang mukha ni Daryl ng 2 beses na hirap. Paano ka naglakas loob na makipag-usap ng ganyan sa sect master, naghahanap ka ng kamatayan? Nawalan din ng pasensya si Sonya at sumigaw, pahirapan mo siya. Ito ay kasuklam-suklam kung paano si Derry, naglakas loob na tratuhin ang kanyang anak. Bula. Ang ilang mga lalaking disipulo ay lumapit at nagsindi ng apoy bago ipasok ang branding iron. Sa apoy, pinapaso ito nang marinig ang mga utos ng sect master. Banayad na sinabi ni Sonya, alisin ang kanyang damit at sunugin siya ng mainit na bakal na bakal. Makikita natin kung hanggang kailan siya magtatagal. Kabanata 1355. Ang ilang mga alagad ng Heaven Union Sect ay pinunit ang mga damit ni Derry sa kanyang mga tagubilin. Gasp! Gayunpaman, ang buong sekta ay nasa ganap na. Katahimikan sa instant na ang kanyang damit ay naka-off. Kahit natigilan si Sonya bago siya tumayo kaagad at tumingin kay Derry na hindi makapaniwala. Ang katawan ni Daryl ay natatakpan ng daan-daang galos at sugat. Ang ilan sa mga galos at sugat na ito ay luma na habang ang iba naman ay bago. Ang ilan ay naiwan sa likuran ng mga espada at sabers habang ang ilan ay sanhi ng mga palakol.
Maraming mga galos sa buong katawan tulad ng isang mahabang dragon na likid sa kanyang katawan. Ito mukhang nakakagulat at nakakakaba. Eh anong pinagdaanan ni Daryl? Gaano karami ang kanyang naranasan? Ilang beses? Dinala ba siya sa bingit ng kamatayan para magkaroon siya ng napakaraming mga galos? Siya pa ba tao? Ang Heaven Union sekta ay nasa ganap na katahimikan dahil walang nang ahas na naglabas ng isang paghinga. Woo! Lihim na nagpakawala ng hininga si Sonya pagkalipas ng ilang segundo at sa wakas ay lumapit sa kanya. Pandama! Kinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, sunugin mo siya. Kaya paano kung ikaw ay isang warrior god? Kaya paano kung dumaan ka sa hindi mabilang na mga giyera? Dapat na makuha ang aking kamay sa Blood Battle 8 direction ngayon. Kudlit. Pagkatapos, kinuha ng isang lalaking disipulo ang tatak na bakal na may nanginginig na mga kamay at direkta din ay kit ito sa dibdib ni Daryl. Ah! Ang matinding sakit ay agad na dumaan sa Derry, habang pinakawalan niya ang isang kakilakilabot na daing. Sonya, makinig ka. Hindi ko sasabihin sa iyo ang Blood Battle 8 direction kahit na mamatay ako. Pinagsikapan ng buong lakas si Daryl habang ang kanyang balat ay agad na nasunog. Nasa kalooban pa rin si Daryl na magbiro sa kanya sandali lamang dahil naiisip siya nito. Bilang isang bata lamang na hindi magagawa sa kanya. Gayunpaman, si Daryl ay agad lumubha sa sandaling iyon sa karanasan ng gayong pagpapahirap. Si Sonya ay hindi nagalit ngunit ngumiti nang marinig ang kanyang mga salita. Naisip kita noon hahawakan ito at hindi sumisigaw, lumalabas na ordinaryong ka lang. Ibigay mo na lang ang formula kung nais mong tumigil ang pagpapahirap. Pagkatapos ay kinuha ni Sonya ang tasa ng tsaa sa tabi niya at casual na hinigop ito bago magpatuloy, Daryl, papayagan kita kaagad basta magsulat ka ng Blood Battle 8 formula ng mga direksyon. Kung hindi man, maraming sakit ang maghihintay para sa iyo, kaya huwag matigas ang ulo. Haha, I dare you to kill me direkta. Ngumisi si Daryl at patuloy na hinihingal hangin pinilit niyang ngumiti habang malamig na nakatingin kay Sonya. You want the Blood Battle 8 direction? Oo naman. Isusulat ko ito kung lumuhad ka sa harap ko, tatlong beses kang kumali, at tawagin mo akong papa. Okay, okay. Galit na galit si Sonya nang makita ang katigasan ng kanyang ulo at itinuro ang maliit na mga daliri nito Daryl. Titingnan ko kung gaano kakatagal. Tumayo siya sa kadahan-daang lumapit kay Daryl. Mabait kong anak, sasama ka ba sa akin? Si Daryl ay nanlalamig sa pawis, ngumiti pa rin ng mapang asar. Gotcha. Tinaas ni Sonya ang kanyang mga kamay, hinawakan ang kanang braso ni Daryl, at pinilipat ito ng husto. Isang malulutong na tunog. Maririnig habang ang buong braso ni Daryl ay agad na nabasag. Ah, grabe ang daing ni Daryl habang ang mas malamig na pawis ay tumulo at halos hinimatay. Dinurog ang buong braso niya. Sino mang ordinaryong tao ay hindi makatiis. Ang sobrang sakit. Sasabihin mo ba sa akin ang formula? Malamig na sinabi ni Sonya na walang pagbabago sa kanya ekspresyon. Huminga ng malalim si Daryl ngunit hindi ito tumugon. Ang kanyang mukha ay may isang ekspresyon na nagsasabi na siya. Mas gugustuhin pang mamatay kaysa ibigay ito. Gotcha. Hindi na nag-abala pa si Sonya na sabihin habang inaangat ang mga kamay at pinilipat ang kay Daryl. Ibang braso, naririnig ang mga tunog ng pagdurog ng mga buto at ang iba pang braso ni Daryl ay narinig din durog. Sa isang iglap lang ng mata, ang mga braso ni Daryl ay malata at nalalagas habang ang mga damit ay tinina pula mula sa sariwang dugo. Pawis na pawis ang kanyang buong katawan na para bang siya ay makatarungan ng isda mula sa tubig. Siya ay labis na mahina, subalit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi mabibigat na determinasyon. AY1356AY. Malamig na tumawa si Sonya nang makita kung gaano siya hindi mapapaniwala kay Daryl. Daryl, pareho ang iyong braso ay durog ng aking natatanging panghuli diskarteng. Hindi ka papaganain habang buhay kong. Hindi ko ito personal na tinatrato sa loob ng 24 na oras. Ngumiti siya ng mali siya. Gayunpaman, nirerespeto ko ang mga malalakas na lalaki.
Bibigyan kita ng huli pagkakataon. Pretuhin ka agad kita kung nais mong isulat ang blood battle. 8 pormula ng mga direksyon sa loob ng susunod na 24 na oras. Panipi. Hindi sumagot si Daryl, ngunit gaanong umiti. Ang pangalan ko ay hindi magiging Derry. Darby kung ang mga nasabing trick ay maaaring gumawa sa akin ng ani. Hindi nag-abala si Sonya na harapin pa siya bago tumingin sa kanyang paligid. Mga alagad at sinabi, I lock mo siya at magbantay. Sabihin agad sa akin kapag nais niya magsalita. Oo, guro. Tumugon ang mga alagad at kinalagkad si Daryl. Palabas ng main hall bago siya ikulong sa bilangguan. Woo! Nakatayo si Sonya doon at nakatingin kay Daryl na hinihila palayo habang bata pa ang mukha naging mas madilim ang ilang mga shade. Hindi niya inaasahan na maging determinado si Daryl na hindi pa rin siya magbubunga. Kahit na pagkabali ng magkabilang braso niya, Daryl, maaaring pinahirapan hanggang sa mamatay at hindi pa rin niya makukuha ang kanyang mga kamay sa dugo. Labanan ang 8 mga direksyon kung nagpatuloy ito. Lalo siyang naiinis sa kaisipang iyon. Ang mga nakapaligid na matanda at disipulo ay hindi nang ahas na magbigay ng kahit isang salita ni magpakawala ng isang paghinga. Nang makita ang madilim na ekspresyon ng kanilang sek. Master. Ang mga nakapaligid na matanda at disipulo ay hindi nang ahas na magbigay ng kahit isang salita ni magpakawala ng isang paghinga. Nang makita ang madilim na ekspresyon ng kanilang sect master. Bagaman bata pa si Sonya, siya ay mabisyo dahil ang lahat doon ay dating nagdurusa. Sa ilalim ng kanyang mga kamay tulad na walang sino man ang manggawhas na sabihin kahit ano upang magpalubha sa kanya sa iyon. Sandali, guro. Ang isang disipulo ay mabilis na pumasok mismo sa sandaling ito at magalang na sinabi, mayroon ka mga bisita na naghihintay sa iyo. Labis na inis si Sonya at winagayway ang kanyang kamay nang hindi halos nagbigay na isip, hindi ko sila makikita ngayon. Ibalik sila mula sa kung saan nang galing. Hindi ako pagtanggap ng anumang mga panauhin mula ngayon at pasulong. Paano siya nasa kalagayan upang makatanggap ng mga panauhin kung hindi niya makuha ang kanyang mga kamay ang blood battle 8 direksyon? Ang alagad ay tumalon sa pakiramdam ang kanyang inis bago nag-atubiling sumagot, bingunit ito heroine main. Gasp. Medyo lumiwanag ang mukha ni Sonya nang marinig ang mga salitang iyon at mabilis na sinabi, pumunta ka, dali-dali at kunin mo siya. Sinabi ni Sonya sa mga taong nasa hall, lahat kayo ay maaaring umalis. Agad na tumugon ang mga matanda at ang mga alagad at sinabi sa kanila, oo, guro. 2 magagandang figure ang dahan-daang pumasok. Tiyak na matutulala si Daryl kung nandoon siya at nakita ang 2 babaeng ito. Ang dahilan ng pagiging isa sa kanila ay si Queenie Garfield, ang pinsan ni Lily na nawala sa loob ng halos 10 taon. Ang iba pang ginang ay natural na master ni Queenie, ang kagalang-galang na pianist, si Celine Main. Si Celine ay hindi kabilang sa anumang sekta ngunit nakilala niya ang isang makapangyarihang magsasaka na dumaan sa marami. Panghuli pamamaraan ng paglilinang sa kanya noong siya ay bata pa, regaluhan si Celine at sikat na bago pa siya umabot ng 20 gulang. Ang mundo ng paglilinang. Binansagan siyang honorable pianist. Gusto ni Celine na gumala sa Earth at nadapa si Queenie nang dumaan siya kay Donghai. Lungsod 10 na ang nakalilipas kung sino ang naghahanap ng kamatayan. Kinuha ni Celine si Queenie bilang alagad niya pagkatapos pagliligtas sa kanya. Pareho sa kanila ang gumagala sa Siyam na Mainland sa nakaraang 10. Si Queenie ay naging isang malakas na magsasaka sa sandaling iyon, hindi pa mailakip ang may edad na ay marami sa nakaraang 10. Nakasuot ng mahabang damit na lila si Celine na ipinamalas ang kanyang sexing katawan sa araw na iyon. Siya ay napakarilag tulad ng isang ethereal diyosa. Sa kabilang banda, nagbigay si Queenie ng maganda at kabataan na hitsura na nakaputi maikling damit. Kabanata 1357. Ate Celine, mabilis na lumapit si Sonya at sinalubong sila sa oras na iyon. Siya. Ngumiti bago sinabi, hindi kita nakita sa loob ng 1 taon at namiss kita.
Si Sonya ay hindi nagkaroon ng dati nang nangingibabaw na aura nang sinabi niya ito at bumalik sa kanyang aura na tulad ng anak na akma sa kanyang tunay na edad. Si Sonya at Celine ay orihinal na hindi magkakilala hanggang sa 3 taon na ang nakalilipas nang si Sonya naging Heaven Union Sect Master at hindi sinasadyang nabunggo sa gumagala. Celine, nahit nila ito sa unang tingin at maya-maya ay naging matalik na magkaibigan. Nagbigay tuloy si Celine Sonya maraming mga payo sa kung paano pamahalaan ang kanyang sekta na kinuha at itinayong muli ni Sonya ang seksyon ng langit na union. Masasabing malaki ang naiambag ni Celine sa paggawa ng Heaven Union Sect. Lumaki sa napakabilis na bilis. Sa makatuwid, si Celine ay hindi lamang kaibigan niya kundi pati na rin ang kanyang sinalaygan pati na rin kay Sonya puso tulad ng ipapakita lamang ni Sonya ang kanyang totoong sarili sa harap ni Celine. Tumawa si Celine. Dinala ko kamakailan si Queenie sa New World upang makakuha ng ilan. Karanasan, kaya, partikular na lumapit upang makita ka. Panipi. Lumapit si Queenie kay Sonya at magalang na sinabi, pagbati, Master Lu. Bagaman teenager pa lamang si Sonya, iginagalang siya ng marami ni Queenie mula nang tumawag si Sonya ang kanyang Panginoon na sister, kaya siya ay itinuring na junior ni Sonya. Hindi mo kailangang maging magalang. Ngumiti ng mahina si Sonya bago sinabi kay Celine at Queenie, halika dito at umupo. Inutusan niya ang kanyang mga alagad sa labas na mabilis na maghatid ng tsaa. Inanyayahan ni Sonya sina Celine at Queenie na umupo sa upuan. Ham! Napansin ni Celine ang dugo sa sahig kaagad sa sandaling ito at ang kanyang magandang mukha medyo naguluhan. Bakit may dugo sa sahig? Nagkaroon ba ng away dito ngayon lang? Ang dugo ay mula sa braso ni Daryl ng Madurodge ito. Tiningnan ni Sonya ang dugo sa sahig at casual na sumagot, wala ito. Ang dugong ito ay mula sa isang taong nahuli natin ngayon lamang na pinipilit natin siyang sabihin sa amin. Hindi na malayang nagtanong pa si Celine nang marinig iyon, sino ang iyong nakuha? Kinuha ni Sonya ang tasa ng tsaa at humigop bago sinabi, Ate Celine, gumala ka sa malayang mundo nang hindi nakikibahagi sa paglilinang ng mga laban sa mundo. Gayunpaman, mayroon ka narinig ang tungkol sa hitsura ng sinaunang libingan sa World Universe para sa nakaraang ilang araw. Tumanggaw si Celine. Ham, narinig namin ang mga tao na pinag-uusapan ito sa mga nakaraang araw, ngunit ano ang kaugnayan nito sa taong nahuli mo? Ngumiti si Sonya. Ang sinaunang nicho na lumitaw sa World Universe ay ang lubos sinaunang libingan na naglalaman ng kanyang pinag-iingat na Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Ito banal na kasulatan ay kinuha ng Elysium Gate Sect Master Derry. Darby. Siya ay napalibutan at nagang ng iba pang mga sekta ng World Universe na. Sandali ay lumabas siya ng sinaunang libingan na sinisisi sa kanya sa pagpatay sa Mount Wasek. Master, magulo ang sitwasyon sa oras na iyon at nakahanap ng pagkakataon na agawin siya dito. Panipi. Pinigilan ni Sonya ang kanyang galit. Daryl ay hindi inaasahang isang matigas ang ulo mule na pa rin. Tumatanggi na magbunga kahit nabaliin ko ang pareho niyang braso, kaya lang siya ikulong. Si, tumanggaw si Celine na may kalmadong ekspresyon nang marinig iyon. Gusto niyang gumala ng mundo at bihirang magbayad ng pansin sa mga pangyayari sa mundo ng paglilinang, kaya't ang kanyang hindi pamilyar na Daryl at ang Elysium Gate. Siya bahagya nang nag-react nang marinig iyon. Gayunpaman, nanginginig si Queenie sa tabi niya nang marinig ang mga salitang iyon. Palihim siya gulat na gulat. Daryl Darby, maaari bang ang taong binanggit ni Master Lu ay asawa ng kanyang pinsan? Ito. Hindi pwede, di ba? Siya ay isang manugang na manugang, paano siya magiging Elysium Gate Sect? Master, dapat ay ibang tao ang may parehong pangalan. Sinundan ni Queenie si Celine na gumagala sa paligid ng Sham na mainland sa nakaraan 10 taon at nagsumikap sa pagsasanay ng paglilinang. Napakabihira niyang bigyang pansin paglilinang ng mga usapin sa mundo sa ilalim ng impluensya ng kanyang Panginoon. Bigla, hindi agad nakaupo si Queenie nang marinig ang pangalan ni Daryl. Hindi pa rin niya napigilan ang kuryosidad sa kanya kahit naramdam niya iyon si Daryl Sonya.
ang nabanggit ay hindi maaaring asawa ng kanyang pinsan. Bakit hindi ako makahanap ng pagkakataon at makalusot sa bilangguan sa gabi? Kabanata 1358 sa bilangguan ng Heaven Union Sekta sa hating gabi. Si Daryl ay nakakulong sa selda ng bilangguan at nagising lamang mula sa kanyang walang malay na estado sa sandali na pagkatapos ng labis na pinahirapan sa maghapon. Gasp! Daryl, nakaramdam ng kirot at sakit na nagmumula sa buong katawan niya sa pagbukas niya sa kanya mga mata lalo na ang dalawa niyang putol na braso ay nasa matinding sakit. Agad na tumulo ang malamig na pawis mula kay Daryl. *6. Ang Sonia Lowe na ito ay isang batang babae lamang ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay napakasama. Derry, sinuri ang kanyang paligid at sumumpa sa kanyang puso. Bigla siyang nawala ng pag-asa nang mapansin ang apat na pader ng bilangguan ay gawa sa metal. Tapos na ako. Tiyak na hindi ako makatakas mula rito. Hindi siya nakatakas sa mga braso ng braso syempre. Daryl. Nadamaganap na walang pag-asa sa sandaling iyon. Kailangan ba niyang talagang ipasa ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan kay Sonia? Hindi, siya ay isang tao, paano siya maaaring magbigay sa isang maliit na batang babae? Bukod dito, ang Blood Battle 8. Ang direksyon ng banal na kasulatan ay isang kataas-taasang pamamaraan na hindi niya maibigay sa sinuman. Iba pang mga mainland. Gayunpaman, makaligtaan niya ang bintana upang makakuha ng paggamot kung tatanggi siyang magbunga, at pareho. Talagang wala nang silbi ang mga braso niya noon. Ano ang dapat niyang gawin? Patuloy na pawis ng pawis si Daryl sa noo habang iniisip. Narinig niya. Sobrang ilaw ng mga yapak mula sa pintuan sa labas ng tama sa sandaling iyon. Humirit. Ang pinto ng bilangguan ay binuksan ng mabilis habang ang isang babae ay walang gaanong tinapakan at pumasok sa susunod. Sandali. Ikaw. Inisip ni Daryl na ang babaeng iyon ay isang alagad ng Heaven Union Sect. Gayunpaman, siya biglang natigilan sa masusing pagsisiyasat at halos nakalimutan ang tungkol sa kanyang mga pinsala sa kabuoang pagkalito. Queenie. Bigla namang sumigla si Daryl at tumayo ng buong bafflement. Nananaginip ba ako? Queenie. Kudlit. Si Queenie nga talaga. Si Queenie ay naramdaman na sumalungat sa buong hapon at sa wakas ay nagpas siyang bumisita. Ang bilangguan at magkaroon ng isang sulyap kung ang taong iyon na nakakulong ni Sonia ay talaga si Daryl o ibang tao na may katulad na pangalan. Si Queenie ay isang regular na panauhin sa Heaven Union Sect. Kaya pamilyar siya sa mga lupain ng sekta at nagpas siyang lumusot sa bilangguan ng gabing iyon. Si Daryl sa loob ng bilangguan ay natigilan at natuwa nang makita si Queenie. Hindi niya ginawa. Inaasahan na madapa kay Queenie habang nasa isang malungkot na estado. Hindi niya nakita si Queenie na mas matured ng higit sa 10 taon. Siya ay mas mababa. Quirky at mas matured sa kabila ng kanyang sobrang sexing figure. Gayunpaman, ito ay isang awa. Medyo manipis ang itsura niya. Daryl. Bulong ni Queenie sa nanginginig niyang boses nang makita ang nakatulalang Daryl. Siya ay mas excited pa kay Derry. Sa sandaling iyon habang mabilis siyang lumapit sa kanya. Si Daryl. Si Daryl talaga. Kudlit. Queenie, ikaw ba yan? Naramdaman lamang ni Daryl na basa ang kanyang mga mata sa sandaling iyon bilang boses nito. Naging namamaos. 10 taon. Naghiwalay sila ng higit sa 10 taon. Malinaw na naalala ni Daryl si Queenie na dati nang sinabi na nakikilala niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit natapos na hindi bumalik. Sa susunod na nagkita sila ay talagang 10 taon na ang lumipas. Wah! Hindi napigilan ni Queenie ang kanyang sarili sa sandaling iyon nang marinig ang tinig ni Daryl at inilibing ang sarili sa mga braso ni Daryl habang humihikbi. Daryl, ako yon. Alam mo bang naging ako na miskita ni Lily sa lahat ng mga taon? Una nang naisip ni Queenie na malaki ang kanyang pagkahinog pagkatapos gumala sa mundo ng higit sa 10 taon kasama ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili at humihikbi nakikita si Daryl. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Lumaki ka at isang magandang ginang ngayon.
hindi ka magiging maganda. Umiiyak, ang awkward sa pakiramdam ni Daryl habang nakayakap kay Queenie. Hindi na niya siya nakikita ng maraming taon at ang kanyang figure ay gumaling lamang. Ang ganya hinaplos ang buhok at marahan itong inalo habang niyayakap siya ni Queenie. Si Daryl ay puno ng mga pinsala sa sandaling iyon at hindi mapigil ang mapaungol sa sakit habang siya aksidenteng hinawakan ang kanyang mga pinsala habang yakap siya. Daryl. Natauhan si Queenie at mabilis siyang binitawan bago tumingin sa kimpal ni Daryl. Braso. Ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng isang ekspresyon ng sakit ng puso. Daryl, ayos ka lang ba? Masakit ba? Agad niyang sinuri ang katawan ni Daryl para sa iba pang mga pinsala habang sinasabi iyon. Kaya niya hindi na nakontrol ang luha niya nang mapansin ang mga nasunog na marka sa dibdib. Kabanata 1359. Ayos lang ako, hindi pa ako patay. Pinilit ni Daryl na umiti sa sobrang namumutlang mukha. Si Queenie ay labis na nasaktan sa puso nang makita siya sa kondisyong ito. Tumulong siya. Panasan ang malamig na pawis sa noo niya at hindi mapigil ang sabihin, ilalabas kita ngayon. Mabuti ka lang, panipi. Tumanggaw si Daryl bago may napagtanto sa isang bagay ng sabay at hindi mapigilan tinanong, bakit ka narito? Ito ang kulungan ng Heaven Union sect na kasalukuyang binabantayan. Si Queenie ay isang mahinang dalaga. Paano siya nakapasok dito? Woo! Magaan ang hininga ni Queenie at sumagot, The Heaven Union sect master is mabuting kaibigan sa aking Panginoon. Madalas na ako ay nandito bilang isang panauhin kasama ang aking Panginoon, kaya ako pamilyar sa lugar na ito. Pagkatapos ay kinalas ni Queenie si Daryl. Daryl! Gumalaw tayo habang madilim pa. Hindi namin maaaring ipaalam sa aking nalaman ng Master at Soul niya na palihim akong dumulas. Okay, tumanggaw si Daryl at mahigpit na kinuyam ang kamao. *6, maghintay ka lang Soul niya Lou. Wala pa tayong pagtatalo binali mo ang magkabilang braso ko. Kukunin ko ayusin mo na ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Si Daryl at Queenie ay lumabas ng bilangguan habang palihim siyang sumumpa. Inakay ni Queenie si Daryl palabas ng manor nang sila ay nasa labas at nakita ng mga nagpapatrolyang mga disipulo nang siya ay umalis lamang sa manor. Sinong nandyan? Isang galit na sigaw ang dumating bago ang ilang nagpapatrolyang mga disipulo na humabol sila. *6, bakit napansin natin ng napakabilis? Si Daryl ay balisa at galit dahil hindi pa niya nakuha ang kanyang kapangyarihan sa tuktok ng pareho niya. Basag ng braso, ni hindi niya kayang labanan laban sa isang ordinaryong tao. Pabayaan ang isang magsasaka, Daryl, umalis ka muna. Ang mukha ni Queenie ay puno ng pag-aatubili nang makita ang sitwasyon habang sumisigaw siya kay Daryl. At sinabi, makakahanap ako ng paraan upang pigilan sila, tumakbo ng mabilis. Tumakbo ka, panipi. Ang mga disipulo ay hindi makahanap ng problema sa kanya dahil siya ay isang panauhin ng Heaven Union sekta. Daryl, medyo nagpanik, kumusta naman kayo? 10 taon silang magkakahiwalay at sa wakas ay nagkita, dapat ba silang maghiwalay sa ganitong paraan? Nag-aalalang sinabi ni Queenie habang namamasa ang mga mata, Daryl, huwag kang mag-alala sa akin. Wala silang gagawin sa akin kaya mabilis tumakbo. Kailangan mong gamutin ang iyong mga pinsala. Pupunta ako. Bumalik sa World Universe at hanapin kayo ni Lily kapag may pagkakataon ako. Panipi. Woo. Hindi na nagatubili si Daryl sa pakikinig sa mga salitang iyon. Galit na galit siyang tumanggaw sa kanya ulo at nadapa patungo sa malayo at mabilis na nawala sa gabi kadiliman. Daryl ay hindi tumigil upang magpahinga sa buong panahon ng kanyang paglalakbay. Naglakad siya ng matagal hanggang sa nakita niya ang mga unang palatandaan ng pagsikat ng araw at sa wakas ay napansin ang isang marilag na lungsod sa harap. Siya. *6, paano ginawa, dumating sa New World Royal City? Kudlit. Hindi mapigilan ni Daryl na ungol sa sarili habang tumatakbo buong gabi habang hinihila. Ang mga labi niyang braso.
Halos pagod siya at nais lamang makahanap ng pahingahan sa sandaling iyon. Ang mga pintuang bayan ay nakabukas lamang sa sandaling iyon dahil maraming tao ang tumungo sa lungsod. Daryl hindi masyadong nag-isip at sinundan ang karamihan sa lungsod. Daryl alam na ang diskarteng ginamit ni Sonya upang putulin ang kanyang mga braso ay napakakakaiba at kailangang magamot siya ng personal o sa ilang bihirang gamot. Gayunpaman, naniniwala si Daryl na maaantala ang kanyang putol na bisig mula sa pag-ikot ng mas malala kung maaari niya. Maghanap ng batika sa Royal City at kumuha ng gamot. Gayunpaman, hindi pamilyar si Daryl sa New World Royal City at hindi pa rin magawa humanap ng batika matapos ang mahabang paglalakad. Sa huli, sobrang pagod na siya. At umupo sa hagdan ng isang inn upang magpahinga. Hoy, saan nang galing ang pulubi? Umalis ka na. Naupo lang siya nang may malamig na boses na dumaan. Nang mapansin niya ang isang mukhang mayaman ang matandang lalaki ay mabilis na lumapit sa kanya at tiningnan siya nang may pagkasuklam bago ito hinabol palayo. May-ari ito ng inn. Ang taong nauna sa kanya ay may dalawang putol na braso. Hindi lamang siya marumi ngunit may kapansanan din tao, mas malala siya kaysa sa isang pulubi. Ang nasabing taong nakaupo sa harap ng kanyang pasukan ay mapanganib ang kanyang negosyo at takutin ang kanyang mga customer. Si Daryl, mapait na ngumiti at sumagot, "Boss, nagpapahinga lang ako. Sigurado akong wala ka para habulin ako ng ganun. Panipi." Ang puso ni Daryl ay napuno ng kapaitan nang sinabi niya iyon. *6 Ako ang Elysium Gate Sect Master. Paano ako naging mas malala kaysa sa isang pulubi? Kabanata 1360. May tiyaga ang may-ari ng inn na sukat si Daryl up. Pahinga ka na. Sa palagay mo ba ito ang iyong bahay? Umalis, *starred. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ang aking mga parokyano ay mayaman at mayaman, kaya't ang pasukan na ito ay hindi isang lugar para magpahinga ang isang tulad mo. Maraming pagtingin sa nagpapatuloy na kaguluhan sa oras na ito. *6 Isang klasikong paghuhusga sa isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Kudlit. Derry. Mahinang tumawa at medyo inis sa sandaling iyon. Tumingin siya sa may-ari at hindi mapigil ang sinabi, "Inilarawan mo ang iyong sirang hotel na kahit na ito ang palasyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na kahit na imbitahan mo ako sa iyong inn, hindi ko gagawin kahit na nais na dumating." Hindi nagkamali si Daryl. Siya ang Elysium Gate Sect Master na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng aliwan sa World Universe na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Wala man lang siya ang kanyang mga mata sa mga modernong maluho hotel, pabayaan mag-isa tulad ng isang panuluyan sa harap niya. Swoosh! Ang karamihan ng tao ay biglang nag-ingay sa pagkakataong iyon na maraming tumawa sa tawa. Haha, nakaka-interes ang pulubi na ito. Maaari talaga siyang magyabang ng walang pag-iisip. Ito ang pinakamalaking hotel sa Royal City, ngayon pa sinabi niya na minamaliit niya ito. Baliw na siguro siya. Galit na tumawa ang may-ari ng inn at huminahon na tumingin kay Daryl. Nako, isang pulubi lamang ang naglakas loob na kumilos sa akin. Bibilanggan ako hanggang 3. Huwag mo akong sisihin sa malupit kung hindi ka aalis noon, nakalungkot para sa kanya na nagbukas lamang ng kanyang negosyo at nakatagpo ng isang bobo pulubi. Tamad na naupo roon si Daryl at tahimik na sinabi, "Mabuti na, hindi mo na kailangang sumigaw. Ako ay natural. Umalis ka nang tapos na akong magpahinga. Panipi." Si Daryl ay tuluyang napapagod sa sandaling iyon at halos hindi makalakad ng ganoon. Mabibigat na pinsala, siya ay nagbabalak na lamang tumahimik sa paligid doon nang hindi gumagalaw. Sigurado ka pagod na sa buhay. Ang may-ari ay buong buhay habang itinuturo niya kay Daryl. Bago sumigaw, "Beat him up then feed him to the wild dogs." Bula. Ang kanyang mga kalalakihan na naghihintay na sa tabi niya ay agad na pinalibutan si Daryl. Ang karamihan ng tao na nanunood ay labis na nasa sabik sa sandaling iyon. Paano ang isang pulubi na naglakas loob na makipag-usap sa may-ari ng inn? Naghahanap siya ng gulo. Walang naawa kay Daryl. Sa kabaligtaran,
Marami ang hindi makapaghintay na makita si Daryl na binugbog pataas. Asterisk 6. Panipi. Daryl, napangiti ang kanyang mga ngipin sa bahagyang pagkalumbay at galit nang makita ang ilang kalalakihang iyon. Mula sa in na nakapalibot sa kanya, ang ilang mga idiots ay natatakot sa isang hitsura lamang. Mula sa kanya kung siya ay nasa kanyang dating hindi nasugatan na estado. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang mas masahol pa kaysa sa isang pulubi ngayon na may parehong mga braso sirang at ganap na mabawi ang panloob na enerhiya. Bantong hininga, hindi ako makikipagtalo sa may-ari kung alam ko ng mabuti. Huminto ka. Ang isang malulutong na tinig ay tumunog sa kanan ng papatayin ng mga kalalakihan si Daryl. Isang maliit lumitaw ang figure na may kaakit-akit na mga tampok na nakasuot ng mga damit na panlalaki ng kulay maitim. Siya ay isang babaeng nagbihis ng lalaki. Yvette Lane, kudlit. Si Daryl ay napatingala at natigilan sa pagsasalita sa sandaling iyon. Marami siyang mga katanungan sa kanyang puso ng sabay. Dapat bang maging isang prinsesa si Yvette wala sa palasyo? Bakit siya nasa labas na nakasuot ng mga damit pang lalaki na walang mga escort na gwardya siya? Huminto ang mga tauhan ng panunuluyan sa kanilang mga truck sa parehong oras. Hindi nila namalayan na nagpapanggap na isang lalaki si Yvette, ngunit maramdaman lamang niya iyon ang aura ay hindi isang ordinaryong tao. Aking kaibigan, lumapit ang may-ari sa kanya at sukatin si Yvette sa oras na iyon. Pulubi lang siya na hindi alam ang lugar niya. Hindi siya isang tao na karapat dapat ipaglaban. Panipi. Sumang-ayon ang nakapaligid na karamihan sa mga salita ng may-ari. Oo, hindi alam ng taong masyadong maislan sa pananamit ang lugar niya. Karapat dapat siyang paluan para sa pag-upo sa harap ng pasukan. Ang karamihan ng tao ay patuloy na sumabog, subalit tumanggi si Yvette na makinig sa alinman sa kanila. Siya sa halip ay tumingin kay Daryl na nagpapakita ng isang ekspresyon ng sakit ng puso. Inisip ni Yvette si Daryl araw-araw mula noong huling oras na naghiwalay sila sa banal. Lupang pinagpala ng magsasaka, pinagpantasyahan niya kung ano ang magiging hitsura nito kapag nakilala niya siya sa susunod. Naisip niya ang 1,000 mga paraan na magkikita sila, subalit hindi niya inaasahan ang sa susunod na makilala niya si Daryl ay napakasakit ng puso. Napansin ni Yvette ang basahan ni Daryl damit habang bali ang magkabilang braso niya. May mga markang nasunog din sa kanya. Ito ay isang kakilat-kilabot na tanawin. Daryl, mabilis na lumakad si Yvette at sinuot ang manggas bago siya sumakit. Sinabi, ano ang nangyari? Sino ang gumawa sa iyo? Nais niyang ilibing ang sarili sa mga bisig ni Daryl nang sabihin niya iyon ngunit kinatakutan niya hinipo siya nang makita ang kanyang mga pinsala. Natapos siyang magtimpi sa halip na yakapin siya gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon dahil ang kanyang mga mata ay naging labis mamasa-masa. Kabanata 1361. Ngumiti si Daryl at casual na sinabi, lahat ng salamat sa Heaven Union Sect Sectmaster. Ito ay mahabang istorya. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Sa sandaling iyon, nais ni Daryl na yakapin ng mahigpit si Yvette. Gayunpaman, pareho ang kanyang mga braso na sira, hindi niya siya kayakap kahit gusto niyang gawin iyon. Hoy, hindi masaya ang may-ari ng inang hindi siya pinansin ni Yvette. Malamig niyang sinabi, binabalaan kita, huwag makialam sa mga gawain ng ibang tao, bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Malamig na siyang tiningnan siya ni Yvette at galit na sumigaw, umalis ka. Ang lalaking mahal niya ay nasaktan ng masama, siya ay labis na nasaktan ng puso. Sa ganyan sandali, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso. Gasp! Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan. Baliw din ang taong ta. Oo, mukha siyang gwapo at bihis, gayunpaman ay sinigawan niya ang may-ari dahil sa isang pulubi. Panipi! Natigilan ang may-ari, pagkatapos, agad siyang bumalik sa kanyang ulirat. Tinuro niya kay Yvette at sumigaw, F**k, talunin mo rin siya. Siya ay nairespeto ng ilang beses, paano niya ito ipagpatuloy? Ang may-ari. At hindi napansin ng karamihan na si Yvette ay isang babae na nagkukubli bilang isang lalaki.
Nagkatinginan ang mga kalalakihan ng bahay tuluyan at sabay na sumugod muli. Napakagalit, Yvette, na may isang may elo na ekspresyon, sumigaw. Tapos agad siya. Naghanap ng gintong medalya, gasp. Nang makita ng may-ari ang gintong medalya, kumilos siya na para bang tinamaan siya ng kidlat. Napabuntong hininga siya at agad na lumuhad sa sahig. Thud! Kasabay nito, ang mga kalalakihan sa inn ay namumula at lumuhad din sa isang hilera. Nakita nila ang pangalan ni Princess Yvette sa gintong medalya. Ang may-ari ay isang Royal City mamamayan, kaya't alam niya na ang Prinsesa Yvette ay paboritong anak na babae ng Emperor. Kung siya nasaktan siya, maaaring siya ay namatay ng daang beses ng higit, at hindi pa rin ito magiging tama na. Ano ang nangyayari? Bakit bigla silang lumuhad? Ang tao ay naguguluhan. Medyo malayo sila, kaya hindi nila nakita ang mga salita sa ang gintong medalya, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, malamig na tiningnan ni Yvette ang may-ari at sinabi, alam mo ba ang parusa sa pananakot sa mahina sa ilalim ng pamamahala ng Emperor? Panipi. Oo, oo, ginagawa ko. Princess Yvette, humingi ng awa sa iyo. Pinagpawisan ng pawis ang may-ari. Galit na galit siyang kumugkob, labis siyang nagpapanik sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang gwapong lalaki sa harapan niya ay ang prinsesa. Gasp! Naguguluhan ang karamihan. Ang prinsesa. Nagkaroon ng ganap na katahimikan sa mga lansangan. Ang karamihan ng tao ay nakaluhod sa lupa at hindi naglakas loob. Kumalas ng isang paghinga. Ham! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl ang sakit mula sa kanyang mga braso, medyo napaungol siya. Bumalik sa katinoan si Yvette. Agad namang naging banayad ang malamig niyang ekspresyon. Daryl, ayos ka lang ba? Pagkatapos, lumingon si Yvette upang masulyapan ang may-ari ng inn. Ano pa ang hinihintay mo? Kumuha ng maya si Lid. Panipi. Si Daryl ay nasugatan, kinailangan siyang malunasan sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Yvette si Daryl sa silid. Daryl. Pagpasok nila sa silid at pagsara ng pinto, hindi nagpigil si Yvette, siya. Niyakap si Daryl. Alam mo ba kung paano ko nabuhay ang lahat ng ito? Akala ko gagawin ko. Hindi na kita makikita. Alam mo ba kung gaano kita namimiss? Alam mo ba yan? Managinip tungkol sa iyo tuwing gabi tulad ng relos. Miss na kita. Panipi. Kabanata 1362. Bakit hindi kami magkita? Ngumiti si Daryl at inalo siya. Ikaw pala. Ang prinsesa, mahal na mahal ka ng tatay mo, mapupuntahan mo saan mo man gusto. Panipi. Nang sinabi niya iyon, si Daryl ang nagsukat kay Yvette. Ang kanyang mukha ay puno ng lamang, gayon pa man nagpakita din ng sakit ng puso niya. Halos isang buwan na niya itong hindi nakikita, at parang nakakuha ng kaunti si Yvette matigas ang ulo. Ako, ang mukha ni Yvette ay mukhang mapait. Umiling siya, nawala ang aking kalayaan. Ikaw ba alam na nais ng aking ama na magsagawa ng paligsahan para sa kasal sa martial arts para sa akin? Ako din kasalukuyang nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa palasyo. Panipi. Pagkatapos, dalawang guhit ng luha ang nahulog mula sa kanyang mukha. Mula nang bumalik si Yvette mula sa North Mona, halos nasa bahay na siya na aresto isang buwan. Si Yvette ay palaging isang malaya na taong. Ang pag-aresto sa kanyang bahay sa nakaraang buwan. Halos mabaliw siya. Nung umagang iyon, habang binago ng mga gwardya ang kanilang paglilipat, siya nagbihis bilang aman at lumabas ng palabas ng palasyo. Halos wala siya sa Royal City nang makilala niya si Derry. Sa mga kalye. Ano? Isang paligsahan sa martial arts sa kasal. Naramdaman ni Daryl na buzz ang kanyang isip, at ang kanya. Blanko ang isipan nang marinig niya iyon. Hindi katakataka na nagbihis siya bilang isang lalaki at iniwan ang palasyo ng mag-isa. Tumingin si Derry kay Yvette. Hindi mo ba sinabi sa tatay mo na umiibig tayo? Medyo naging awkward si Derry nang sabihin niya iyon. Ito ay isang hanggal na tanong. Siya ay sanhi.
kaguluhan sa Royal City at halos pumatay sa New World Emperor. Paano siya magkakaroon? Sumang-ayon para sa kanyang anak na babae na makasama ang kaaway. Sino ang umiibig sa iyo? Namula si Yvette at nagpout ng hindi namamalayan. Gayunpaman, kailan sinabi niya yon, parang gusto niyang tumawa. Siya ay in love kay Daryl, talaga. Kinagat ni Yvette ang labi. Alam ni Itay na gusto kita, ngunit ayaw niya akong makasama. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang gampanan ang Martial Arts Marriage Tournament. Panipi. Pagkatapos, ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo at tiningnan si Daryl ng buong pagmamahal. Daryl, isang ayaw ay paligsahan upang matukoy kung sino, magpakasal kayo, isa ang nais na makasama ka habang buhay. Isasama mo ba ako sa iyo? Panipi. Nang sinabi niya iyon, puno ng pag-asa ang mga mata ni Yvette. Nakakaakit. Napakahusay. Hindi ito inisip ni Daryl bago siya tumango. Si Yvette ay nakipagtalo sa kanyang ama tungkol sa kanya. Matatawag pa kaya siya sa sarili na tao kung papabayaan niya siya. Nang sumang-ayon si Daryl, nasiyahan si Yvette, masayang ngumiti siya. Nagtiptoe siya at humalik mga pisngi ni Daryl at sinabing, "Siyempre, dapat ko kayong tulungan na gamutin muna ang iyong mga pinsala." Paano? Maaari mo ba akong ilayo sa ganitong kalagayan? Ngunit, medyo nagdilim ang mga ekspresyon ni Daryl. Ngumiwi siya at sinabi, "Ikaw hindi magagamot ang aking mga pinsala." Ang sect master ng sekta ng Heaven Union ay gumamit ng natatanging pamamaraan na alam lamang niya upang mabali ang magkabilang braso ko. Maliban kung mayroon kang isang banal na gamot na makagagamot ng mga sirang buto. Kung hindi man, mahirap itong gamutin. Kahit na ang banal, maaaring hindi ako matulungan ng magsasaka. Nagbalisa si Yvette, puno ng kirot at pag-aalala ang kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang kamao, nagnisi ang kanyang mga ngipin, at masamang sinabi, "Heaven Union Sect. Kung hindi dahil sa aking panahunan na relasyon sa aking ama, hihilingin ko sana sa kanya na magpadala tropa upang sirain ang sekta na ito." Ang kanyang galit ay hinawakan si Daryl, ngunit kinumbinsi siya nito. "Ayos lang. Huwag kang magagalit, ang katotohanan na ako ay buhay pa rin ay isang pagpapala. Kung ang kapalaran ay hindi ko magagamot ang aking mga braso, tapos wala naman akong sisisihin. Hanggat nasa tabi mo ako, nasiyahan ako." "Hindi, desidido si Yvette, dapat kang magpagaling. Dapat may paraan, narinig ko tungkol sa isang natatanging panghuli elixir na tinatawag na Heaven Bone Renewing Elixir. Sigurado ako na ako makakatulong sa iyo." Natuwa si Yvette. Ang Heaven Bone Renewing Elixir ay isang natatanging elixir na ang New World Royal pagmamay-ari ng pamilya. Naalala ni Yvette ang isang kaganapan mula noong siya ay bata pa, isang batang maharlika. Ay nahulog mula sa isang kabayo at nabali ang kanyang binti. Ginamit nila ang Heaven Bone Renewing Elixir upang gamutin ang kanyang pinsala, at maaari siyang lumakad tulad ng normal sa susunod na araw. Ayon sa kanya, "Ama, ang Heaven Bone Renewing Elixir ay isang napakahalagang kayamanan. Siya ay sigurado na magagamit nila ito upang gamutin ang mga pinsala ni Daryl." "Hintayin mo ako dito," sinabi ni Yvette kay Daryl. "Babalik ako sandali sa palasyo, at babalik ako maya-maya." Bago siya umalis, hindi nakalimutan ni Yvette na pisutan ang mga pisngi ni Daryl. Bumantong hininga si Derry. Napanganga siya nang maamoy niya ang halimuyak sa mukha nito. Nung snap niya bumalik sa pag-iisip, umalis na si Yvette sa silid. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl kung iiyak o tatawa. Siya ay hinawakan, gayunpaman. Nag-alala din. Nakalusot na siya palabas ng palasyo, ngunit papunta na siya. Bumalik para bang pinatay niya ang sarili. Habang iniisip niya iyon, ipinagdasal ni Daryl para kay Yvette. "Yvette, kailangan mong bumalik sa akin ng ligtas, matagal siyang nagdasal." Tumawid si Daryl ng kanyang mga binti sa kama at sinubukang bawiin ang kanyang panloob na enerhiya. Kahit na nasira ang magkabilang braso niya at matindi ang kanyang pinsala, hindi ito nakaapekto.
ang kanyang pagtatangka upang mabawi ang kanyang panloob na enerhiya. Kabanata 1363. Lahat, teka dito, huwag simpleng maglakad-lakad, ang hari anong hukbo ay kailangang suriin eh. Ikaw. Maikling nilinang lamang ni Daryl nang marinig ang mga komosayon mula sa mga kalye tunog ng magkakasabay na mga hakbang sa pagmamart sa ang sumunod dito, ito ay abala. Agad, ang sabay punong mga kalye ay biglang natahimik. Gasp! Sumimangot si Daryl at tumingin sa bintana. Tapos, hingal na hingal siya. Ang mga lansangan ay puno ng mga sundalo. Tila ang buong Royal City ay nasa lockdown. Ang mga tao sa lansangan ay tumigil at isinailalim sa cross-examination. May masamang pakiramdam si Daryl nang makita iyon. Damn it! Dapat nalaman ng Emperor na si Yvette ay nakalusot palabas ng palasyo. Kaya't ipinadala niya ang hukbong hari at isinara ang lungsod upang hanapin siya. Napansin ni Daryl na ang mga sundalo ay hindi lamang sinuri ang mga tao sa mga kalye ngunit din tumingin sa mga tindahan. Asterisk 6. Tila ang mga sundalo ay malapit nang mag-check sa in. Ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling iyon, nais ni Daryl na umalis at maghanap ng lugar na may tatago. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya sanhi ng isang malaking kaguluhan sa Royal City dati. Siya ang gusto ng Emperor. Kriminal. Gayunpaman, kung aalis siya, paano siya mahahanap ni Yvette? Bang! Tulad ng pakiramdam ni Daryl, na nagkasalungatan at sa gulat, biglang sinipa ang pintuan sa kanyang silid buksan pagkatapos, isang matangkad na heneral na nakasuot ng sandata ang humantong sa isang pangkat ng mga sundalo sa kanyang silid. Ang pangalan ng heneral ay Cesar Howell, siya ang deputy commander ng Royal Army. At siya ay isang antas limang Marshal Saint. Derry, tama ang nahulaan, inilagay ng hukbong bayan ang Royal City sa lockdown. At sinuri kung saan-saan si Yvette. Nang umagang iyon, nang ipatawag ng New World Emperor si Yvette, napansin niya na siya. Nawala na, galit na galit siya at kaagad na inutos kay Cesar na ilagay ang buong lungsod. Sa lockdown at upang makahanap ng Yvette kahit na ano. Sa sandaling iyon, si Cesar ay pumasok sa silid at mabilis na nag-scan sa paligid. Kumaway siya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Tayo na. Susuriin natin ang susunod na silid. Tapos, tatalikod na siya at aalis na. Hahanapin lang sana niya ang prinsesa at bumalik sa palasyo." Kaya, hindi talaga niya binigyang pansin si Daryl, na nakaupo sa kama swoosh. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis na sana, inalis ng kanyang mga mata si Daryl sa isang maikling sandali lamang. Sandali, at agad siyang huminto sa kanyang mga truck. Nanginginig siya. Daryl Darby. Napatingin si Cesar kay Daryl, natigilan. Ikaw nang magdulot ng kaguluhan si Daryl sa palasyo, pinatay niya ang kalihim ng bansa kasama. Isang galaw lamang, na ikinagulat ng lahat doon. Nandoon din si Cesar. Daryl, ginamit na ang tibak sa pag-inom ng dugo at pumatay sa kalihim ng bansa, hindi makakalimutan ni Cesar. Ang nakagugulat na tanawin sa buong buhay niya. Sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Mayroon si Cesar nagtamo ng dalawang pinsala sa tibak, at si Daryl ay sanhi ng pareho sa magulong away na iyon. Kaya, paano niya hindi makilala si Daryl? Naisip ni Cesar na si Daryl ay isang hindi maaabot at makapangyarihang figure. Hindi niya gagawin na gawang ipagtanggol ang isang solong paglipat ni Daryl. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Cesar iyon makikipagkita siya sa kanya sa in na iyon. Asterisk 6. Mas malala ang hitsura ko kaysa sa isang pulubi, at makikilala pa niya ako. Daryl ay natigilan, mapait na ungol niya sa kanyang puso. Hindi pa niya nakuha ang kanyang kapangyarihan, at ang mga bisig niya ay nabali din. Gayunpaman, nakilala niya ang hukbo ng hari, napakalungkot nito. Daryl Darby, bumalik sa katinoan si Cesar. Tumingin siya sa kanya at nginisyan. Gaano kayabang na nagdulot ng kaguluhan sa palasyo? Kaya ko hindi mo ginawa. Isipin na magiging miserable ka ngayon. Panipi.
Natakot si Cesar nang makita si Daryl. Pinatay ng lalaking iyon ang kalihim ng bansa kasama. Isang galaw lamang, hindi niya kayang saktan siya. Gayunpaman, mas malakas ang loob ni Cesar nang mapansin niyang nabali ang mga braso ni Derry. Hindi sumagot si Daryl, ninisyon niya ang ibang lalaki. Simula kay Derry, ay tahimik, patuloy na sinabi ni Cesar, "Daryl Darby, pinatay mo ang bansa kalihim. Bilang pasasalamat sa kanyang kamahalan, ang iyong mga krimen ay hindi mapatawad. Sumama kay ako sa palasyo upang makita ang kanyang kamahalan at matanggap ang iyong parusa." Nang sinabi niya iyon, hindi masabi si Cesar na nasa sabik at natuwa. Gusto niyang tumawa. Kahit na hindi niya nagawang hanapin ang prinsesa, nahuli niya si Daryl. Napakalaking tagumpay pa rin ito. Habang iniisip niya iyon, kaway na kaway ni Cesar. Huli mo siya. Kabanata 1364. Sa mga utos ni Cesar, agad na pumalibot ang mga sundalong hari ng New World Daryl. Asterisk 6. Pawis na pawis si Daryl. Siya ay sumigaw, "Kung hindi ka takot sa kamatayan, pinapangahas ko kayo upang gawin ito." Pagkatapos, tumalon siya mula sa kama. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Daryl ay kumislap sa isang pamamaslang. Kahit na ang pareho niya ang mga bisig ay malata, subalit mayroon pa rin siyang pananakot na aura. Gasp! Habang nararamdaman nila ang aura ni Daryl, hindi sinasadya na huminto sa kanilang mga truck ang mga sundalong hari. Nagkatinginan sila at hindi naglakas loob na kumilos ng mabilis. Tulog. Sa parehong oras, si Cesar ay lumunok din ng malakas, lihim siyang natigilan. Hindi nakakagulat na Daryl ay ang bayani ng kanyang henerasyon. Kahit na ang kanyang mga braso ay nasira, sobrang takot pa rin ng aura niya. Pagkatapos, nagsimulang huminahon si Cesar. Mahina siyang tumawa at sinabing, "Sino ang sinusubukan mo takutin? Nasira ang mga braso mo. Sino ang mapapatay mo? Panipi." Talaga, biro ni Daryl habang nakatingin kay Cesar. Nagsimula siyang magpalabas ng kalokohan. Well, nagsasanay ng isang espesyal na pamamaraan sa paglilinang. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot sa akin ng paglabag sa pareho. Ang mga braso ko muna. Ngayon, halos matagumpay ako sa pamamahala ng pamamaraang ito. Kung gusto mo subukan ang mga kapangyarihan nito, dalhin ito. Nang sinabi niya iyon, mukhang nagyayelo ang ekspresyon ni Daryl. Gayunpaman, labis ang kanyang naramdaman balisa. Totoo, sinabi lang ni Derry, upang takutin si Cesar. Saan sa lupa matatagpuan ang isang tao? Isang pamamaraan na nangangailangan ng isa upang masira ang kanilang sariling mga bisig. Isang espesyal na pamamaraan. Nang marinig niya iyon, natigilan si Cesar. Tumingin siya kay Daryl sa inataranta at walang imak. Mayroon bang isang paraan? Maaari bang nagsasalita si Daryl ng kalokohan? Kudlit. Gayunpaman, sa kapangyarihan ni Daryl, sino ang makakasakit sa kanya sa ganoong paraan? Halos nakumbinsi si Cesar, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang bagay na pantal. Ang mga bantay sa likuran niya ay natakot din sa lalaking. Iyon, tumayo sila doon at naglakas loob hindi pinakawalan ang isang paghinga. Ano ang isang grupo ng mga tanga? Natatakot sila sa isang kasinungalingang nilikha ko. Henyo ako, natuwa si Daryl nang makita ang ekspresyon ni Cesar. Gayunpaman, siya ay masyadong nasa sabik, at pinalala nito ang mga pinsala sa kanyang katawan. Isang matinding kirot ang lumabas, at Derry, umubo. Agad na namula ang mukha niya. Damn, hinahabol ang takip ko, Daryl, halos maiyak na. Dugong impyerno, niloko mo lang ako. Nang makita niya ang mahinang ekspresyon ni Daryl, si Cesar ay namula ng nakakahiya, siya ay matingkad. Hindi ka makakatakas ngayon, Buzz. Pagkatapos, sumabog ang panloob na enerhiya mula kay Cesar. Ginuhit niya ang kanyang sable at inatake si Daryl. Siya ang deputy commander ng hari ng hukbo, paano si Daryl? Lokohin mo siya ang mga tauhan niya na saksihan pa iyan, napakahiya. Hoy, hoy, panipi. Natigilan si Daryl. Mabilis siyang lumingon sa gilid upang maiwasan ang atake, sumigaw siya at sabay iwas nito.
Nang makita niyang bumaba sa kanya ang saber, biglang tumakbo sa isang maliit na babae. Silid at sumigaw, "Cesar, tigilan mo na yan." Ang babaeng iyon ay mayroong sexing figure, si Yvette, itutuloy. Kabanata 1365. Nakahawak siya ng isang maislan na maliit na sisidlan ng jade sa kanyang mga kamay, ito ang pamilya ng New World. Espesyal na Heaven Bone Renew ang elixir. Bumalik si Yvette sa palasyo upang kunin ang gamot para kay Daryl. Kapag nakuha niya ito, hindi siya nagtagal, mabilis siyang bumalik kay Daryl. Kapag siya ay nasa mga kalye, siya nakita ang hukbo ng hari na inilagay ang lungsod sa lockdown. Nandoon sila upang hanapin siya. Si Yvette ay labis na nababalisa, hindi siya tumigil upang magpahinga sa daan. Mabuti sana kung nahanap nila siya, hindi niya hinayaang makuha nila si Daryl. Gayunpaman, siya ay pa rin ng isang hakbang masyadong mabagal. Princess, natigilan si Cesar at natuwa nang makita si Yvette, agad siyang lumuhad at sinabi, ang deputy commander ng hari ng hukbo, si Cesar Howell, ay narito upang salubungin ang iyo highness. Panipi. Ang mga sundalo sa likuran ni Cesar ay agad ding lumuhad kay Yvette. Natuwa si Cesar. Hindi lamang niya nagawang makuha ang Daryl, ngunit nahanap din niya ang prinsesa. Maswerte nitong araw. Nang ibalik niya sila sa palasyo upang makita ang Emperor, siya ay tiyak na ma-upgrade. Cesar, sigaw ni Yvette at malamig na sinabi, dalhin mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Gayun din, buksan ang mga pintuang bayan, aalis na ako kasama si Daryl. Hindi nag-aalinlangan at determinadong pagsasalita niya. Pagkatapos, lumakad si Yvette patungo sa Daryl, hindi niya maitago ang lambingan ng kanyang tono. Dinala ko sa iyo ang Heaven Bone Renew ang elixir. Tutulungan kita dito, at pagkatapos aalis na kami. Gasp! Naguluhan si Cesar at ang hukbong bayan nang makita nila iyon. Ano ang nangyari? Nais ng princess na ilagay ang gamot kay Daryl. Bakit? Mahinang pagsasalita niya sa kanya. Silang dalawa. Nang makita niya si Cesar na nakatayo sa pagkalito, si Yvette ay nakasimangot at sinabi ng walang pasensya, Cesar, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Naglakas loob ka bang tutulan ako? Hindi ka ba natatakot na gagawin ko pinugutan ka ng ulo? Panipi. Iyong kamahalan. Bumalik sa katinoan si Cesar. Ang kanyang noo ay may malamig na pawis sa kanyang pagsagot. Nahihiya, Princess, patawarin mo ako, ngunit hindi ko kayang tuparin ang iyong mga hinihiling. Nang sinabi niya iyon, naramdaman ni Cesar na labis na sumasalungat sa kanyang puso. Hindi siya tulala, nakikita niya na may malapit na relasyon sila ni Daryl. Gayunpaman, ang taong iyon ay isang hinahangad na kriminal, at si Cesar ay may mga responsibilidad, paano kaya? Hinayaan niyang umalis si Prinsesa sa kanya. Swoosh! Tumaas ang galit sa mukha ni Yvette. Malamig na sinabi niya, Cesar, ibig mong sabihin ibalik kami ni Daryl sa palasyo. Panipi. Huminga ng malalim si Cesar at tumango. Ang iyong kamahalan, pinatay ni Daryl ang bansa. Ang kalihim, at ang kanyang kamahalan ay personal na nagbigay ng bigay sa kanya. Kung pakakawalan ko siya, hindi ko gagampanan ang aking mga responsibilidad. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin, gayon din, ang kanyang kamahalan ay nag-isyo ng isang utos para sa ako upang hanapin ka, kaya, kailangan kong ibalik sa inyong dalawa. Princess, ikaw lamang ang kanyang anak na babae. Kung nakagawa ka ng anumang pagkakamali, patawarin ka ng kanyang kamahalan. Ngunit wala ako. Parehong pribilehiyo. Kung nalalaman ng kanyang kamahalan na pakawalan ko kayong dalawa, hahatulan niya ang aking buong pamilya at ako. Kaya, mangyaring, iyong mahal, huwag mo akong pahirapan. Panipi. Hindi nag-abala si Yvette na makipag-usap pa sa kanya. Cesar, lumakas ang loob mo. Kahit na hindi ako babalik sa iyo ngayon, hindi mo pa rin ako mahuli. Sasabihin ko na ito. Isa pa, umalis ka na. Gayun din, buksan ang mga pintuang bayan. Kung hindi man, huwag mo akong sisihin sa
Pagpatay ikaw. Si Cesar ay isang antas limang martial saint lamang. Madali para kay Yvette na patayin siya. Gasp. Pawis na pawis si Cesar, subalit na natili siyang nakaluhod, mukhang desidido ang mukha niya. Sa sandaling iyon, si Cesar ay nasa matinding gulat. Alam niya kung anong mangyayari kung siya nagpalubha kay Yvette, at most, doon siya mamamatay. Gayunpaman, kung pakakawalan niya siya, at nalaman ng Emperor ang tungkol dito, ito ay magiging isang malaking krimen tulad ng pagsisinungaling niya sa Emperor, ang kanyang buong pamilya ay papatayin. Galit na galit si Yvette nang mapagtanto niyang hindi kikilos si Cesar, malamig ang mga mata niya. Hindi ka natatakot sa kamatayan. Kung kaya niya, gusto talaga ni Yvette na patayin si Cesar. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon dahil sa kanyang katapatan sa pamilya ng Hari ng New World. Prinsesa, kung kailangan mong umalis kasama si Daryl, aalisin mo ang aking patay na katawan. Si Cesar pinigilan ang takot sa kanyang puso at sinabi ng marubdob, ang kanyang kamahalan ay naglabas ng isang atas. Na dapat kong hanapin at ibalik ka sa palasyo. Hindi ako. Naglalakas loob na labanan ang kanyang utos. Princess, patawarin mo ako. Kabanata 1366. Ikaw, sabik si Yvette na halos maiyak na siya. Mahina hong bamantong hininga si Cesar. Pagkatapos, lumakas ang loob niya at sinabi, Prinsesa, marahil maaari kaming pumunta. Sa isang kompromiso, maaari mong sundin ako pabalik sa palasyo, at pakakawalan ko si Daryl. Panipi. Pagkatapos, sinulyapan ni Cesar si Yvette at nagpatuloy na sinabi, sigurado akong gusto mo lang itago Daryl ligtas. Pangako ko, basta babalik ka sa akin sa palasyo, bubuksan ko ang mga pintuang bayan at kunin ang aking mga tauhan upang paalisin si Daryl. Nangako din ako na hindi ko siya uulatin sa kamahalan. Ano sa tingin mo? Si Cesar ay medyo walang magawa, si Yvette ay ang paboritong anak na babae ng Emperor. Hindi bagay ano, ibabalik niya siya sa palasyo. Si Daryl naman, kaya niya siyang bitawan sa pansamantala, nang marinig ang kanyang mungkahi, kinagat ni Yvette ang mga labi at nagmuni-muni. Napakahirap para sa kanilang magkita, kaya't ayaw niyang humiwalay Daryl. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng salungatan si Yvette. Nakasimangot siya, nakakaawa naman. *6, galit din si Daryl, kung hindi dahil sa kanyang putol na braso at panloob. Hindi na ibalik ang lakas, paano niya hahayaan ang isang pangkalahatang bargain lamang sa kanya at kay Yvette? Ito ay masyadong nakakainis. Iyong kamahalan. Nang manahimik si Yvette, medyo nabalisa si Cesar. Hindi lang ako ang tao doon. Hinahanap ka ngayon, hinihimok ko kayo na magpasya sa lalong madaling panahon bago mapansin ng iba tayo, kung hindi man, ang lahat ay magiging huli. Huminga ng malalim si Yvette at kinagat ang labi. Umayaw siya ng tingin kay Cesar. Napakahusay, papayag ako sa iyong mungkahi. Sasama ako sa iyo pabalik sa palasyo, at hinayaan mo si Daryl. Punta ka na. Pagkatapos, tiningnan ni Yvette si Daryl at sinabi, ngunit, gagamot ko muna ang mga pinsala niya, pagkatapos ay gagawin ko bumalik ka sa palasyo kasama mo. Labis na nag-aatubili si Yvette na makipaghiwalay kay Daryl, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang sitwasyon bago siya ay naging halos imposible. Hindi niya makasama si Daryl. Siya at pilit na tinusok ang mga pintuang bayan. Tuwang-tuwa si Cesar nang sumang-ayon sa kanya si Yvette. Galit na tumango siya. Siyempre. Mangyaring gamutin ang kanyang mga pinsala. Maghihintay kami sa labas. Panipi. Pagkatapos, winagayway ni Cesar ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga tauhan palabas ng silid. Yvette, humihingi ako ng paumanhin. Sa sandaling sarado ang pinto, nagalit si Daryl. Sinabi niya kay mapait na sinabi ni Yvette, kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ako nasugatan, hindi kita magiging sanhigulo. Nang sinabi niya iyon, gusto ni Daryl na sampelan ang sarili. Ni hindi niya kayang protektahan ang babaeng minahal niya. Paano pa rin niya matatawag ang kanyang sarili na isang lalaki? Kinagat ni Yvette ang labi at pilit na ngumiti sa mukha. Malumanay niyang sinabi, hindi kita sinisisi.
Siguro nakalaan tayo na dumaan sa napakaraming mga likot, panipi. Pagkatapos, binuksan ni Yvette ang maliit na banga ng elixir at sinabi ng marahan, "Tutulungan kita na maisuot ang gamot pagkatapos, babalik ako sa palasyo." "Ham," sumagot si Daryl. Tahimik siyang tumingin kay Yvette habang tinutulungan siya nitong kunin ang naka-off na damit. Pagkatapos, inilagay niya ng malumanay ang gamot sa mga basag na braso. Nang makita ang nakakatakot na galos sa katawan ni Daryl, nanginginig si Yvette. Natigilan siya. Napakaraming pinsala, paano siya humawak hanggang ngayon? Kudlit. Si Yvette ay labis na nasaktan ng puso. Siya ay isang malakas at maunawain na batang babae, kaya siya ay hindi ipinakita na siya ay nababagabag nang makita iyon. Napanatili niya ang isang banayad na ngiti sa kanya mukha. Hindi niya ginusto na masama ang pakiramdam ni Daryl. Gayunpaman, paano hindi malalaman ni Daryl nang makita niya ang sapilitang ngiti sa mukha nito? Siya labis na nalulumbay. Ang kapaligiran ay hindi masasabi na malungkot din. Ang kapaligiran ay hindi masasabi na malungkot din. Kinagat ni Yvette ang labi. Nang mapansin niyang napatingin sa kanya si Daryl, sinabi niya sa wakas, "Bakit nakatingin ka ba sa akin?" Dinala ni Daryl ang sakit sa kanyang puso, ngumiti, at sinabi, "Iniisip ko kung paano. Napakarilag mong tingnan. Ako ay isang tulala sa nakaraan, bakit hindi kita tinuloy kanina? Gayun din, kung mayroon kaming anak na babae sa hinaharap, sana ay napakaganda niya tulad mo." Panipi. Wow. Namula si Yvette at nagpout. Naging hindi ka naman mahinahon. Kabanata 1367. Pagkatapos, habang iniisip ni Yvette kung paano siya hihiwalay ng daan kay Daryl, kaya niya. Sa wakas hindi na ito pipigil. Nagsimula na siyang hiyumikbi. Hindi sinubukan ni Yvette na manatiling malakas, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang ayaw at kalungkutan sa sabay. Babalik na siya sa palasyo, at pagkatapos ay kailangan niyang harapin ang martial arts. Paligsahan sa kasal na inayos ng kanyang ama para sa kanya. Paano siya magkakaroon ng hinaharap kasama si Daryl? Ayos lang, Yvette, huwag kang umiyak, huwag kang iiyak. Nang makita siya na lumuluha, si Daryl ay labis ang puso. Gusto niyang hawakan ang mukha nito, ngunit hindi pa niya maramdaman ang mukha nito braso, kaya't mapagmahal lamang ang tingin niya kay Yvette. "Huwag kang umiyak, ikaw ay isang prinsesa, huwag kang umiyak, sige." Inikat siya ni Yvette ng mata. Nagpout siya at sinabing, "Umiiyak ako dahil sa iyo, ikaw taong walang puso. Kung hindi ka pa nakunan ng sekta ng Heaven Union Sekta Master at dinala sa bagong daigdig, pupunta ka ba rito upang hanapin ako? Hindi ko isipin mo kahit nasa puso mo ako." Nang sinabi niya iyon, mukhang malungkot ang mukha ni Yvette. Ah, hindi alam ni Daryl kung iiyak o tatawa. Paano posible? Namiss ko na. Ikaw. Tumawa si Yvette. Okay lang yan. Nagbibiro lang ako. Natapos lamang niya ang paglalapat ng Heaven Bone Renewing Elixir kay Derry. Naramdaman ni Daryl ang bahagyang pamamanhid sa magkabilang braso, mayroong isang hindi malinaw na pakiramdam sa kanila, ngunit wala pa rin siyang galaw sa mga bisig niya. "Tama, tapos na ako sa gamot." Pinalpak ni Yvette ang kanyang mga kamay, may ginhawa sa mukha niya. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang lalaki. "Ang iyong mga bisig ay nangangailangan ng kahit isang kalahating buwan pa upang gumaling. Kaya, ay pangako mo sa akin, sa susunod kalahating buwan, huwag makipag-away sa kahit sino, okay?" Panipi. Ang mga mata ni Yvette ay puno ng pag-aalala, tulad ng isang asawang may paalala para sa asawa. "Opo, honey," ngumiti si Daryl at tumango. "Ipinapangako ko sa iyo, bago ganap na gumaling ang aking braso, ako walang laban sa kahit sino." Swoosh! Namula si Yvette at bamulong, naging cheeky ka na naman. Kahit na sinabi niya iyon, labis na natuwa si Yvette. Naging magaan ang kapaligiran sa silid. Humirit. Sa sandaling iyon, may nagtulak ng pinto. Pagkatapos, pinasok ni Cesar ang kanyang ulo at maingat na sinabi, "Prinsesa, huli na, kailangan nating bumalik sa palasyo." Naiinggit siya kay Daryl. Asterisk 6.
si Daryl ay isang maswerteng B**** star upang makuha ang pabor ng princess. Kung hindi para sa kanya, mahuhuli sana siya at magkakaroon ng kredito para rito. Okay ako ito. Inatrust ni Yvette ang kanyang ngiti habang tumugon kay Cesar sa halip na payat. Pagkatapos, lumingon si Yvette kay Daryl, puno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata. Daryl, ako. Pupunta na ngayon. Ingatan mo ang sarili mo. Yvette ay hindi nais na umalis ng napakabilis, ngunit alam niya kung nadrag niya ito sa anumang mas matagal, ang hari anong hukbo ay magmadali patungo sa inn. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang kawalan para sa Daryl. Huminga ng malalim si Daryl, kinaya niya ang kanyang pag-aatubili at pinilit na umiti, sa kanya pa rin sobrang sakit ng puso. Matagal na tumingin si Yvette kay Daryl habang naglalakad palabas ng silid. Gumawa siya ng dalawang hakbang, pagkatapos, tumalikod siya at hinalikan si Derry sa pisngi. Marahan niyang sinabi, Daryl, mahal ko ikaw. Nagsimulang bumagsak ang luha sa mukha niya. Wala siyang ibang sinabi bago siya mabilis na mag-walk out ng silid. Umalis siya kasama si Cesar. Gayunpaman, pagkalabas niya ng inn, tumingin pa rin siya bumalik bawat ilang mga hakbang ng paraan. Daryl nadama hindi masabi malungkot. Hanggang sa nawala ang pigire ni Yvette sa kanyang linya ng paningin na bumalik siya sa kanyang katinuan. Tinupad ni Cesar ang kanyang sinabi. Matapos bumalik si Yvette sa palasyo, nagpadala si Cesar ng mga kalalakihan upang isama si Daryl palabas ng royal lungsod. Nang siya ay umalis, si Daryl ay tumingin pabalik sa lungsod na may kapitan sa kanyang puso. Mga imahe ang nagplay sa kanyang isip si Yvette tulad ng isang pelikula. Kabanata 1368. Huminga ng malalim si Daryl. Pinilit niyang manatiling malakas at huwag isipin si Yvette. Ngayon na pagkatapos, naglakad siya patungo sa direksyon ng World Universe. Kailangan niyang magmadali bumalik doon upang mag-check up sa Chester at Dax. Habang iniisip niya iyon, binilisan niya ang mga hakbang. Gayunpaman, hindi siya naglalakad ng malayo nang ilang tao ang nagmamadali na lumapit sa kanya. **6. Mangyaring huwag sabihin sa akin na sila ay mula sa Heaven Union Sect. Kudlit. Daryl. Natural na naging maingat, at the same time, medyo nababalisa rin siya. Ang kanyang mga bisig ay nagsimula lamang gumaling, at ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pa ganap na nabawi. Kung siya ay upang labanan, hindi siya ay manalo. Sa wakas, dumating ang mga tao sa harap niya mismo. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nagsusuot ng itim na brocade coat. Ang mga damit na iyon ay hindi inilaan para sa karaniwan. Mga tao, dapat mataas ang status nila. Prince Consort. Bigla, sumulong ang pinuno at magalang na yumoko kay Daryl. Ako si Gary, ang pinuno ng pangkat ng mga gwardya na hinirang ng Empress. Nalaman ng kamahalan na mayroon ka. Lumabas ng sinaunang nicho at inatake ng iba markang paywati ibang sekta. Kaya, partikular na siya ang nagpadala ako upang iligtas ka. Panipi. Tumanggo ang mga lalaki sa likuran ni Gary bilang pagsang-ayon. Prince Consort, natarante si Daryl nang marinig iyon, ngunit nagawa niyang bumalik sa kanyang pandama mabilis. Nang siya ay nasa sinaunang libingan ni Lubo, ang South Cloud Empress ay hinirang siya bilang Prince Consort, ikakasal siya kay Quincy Long. Tama yan. Si Gary ang pinuno ng koponan para sa mga gwardya ng hari. Ang South Cloud. Iniwan muna ni Empress ang sinaunang libingan kasama ang kanyang hukbo. Nang bumalik sila sa South Cloud World, narinig niyang inatake si Daryl, kaya agad siyang nagpadala si Gary para tulungan siya. Gayunpaman, pagdating ni Gary sa World Universe, inagaw na ni Sonya. Daryl. Kaya, maaari lamang dalhin ni Gary ang kanyang mga tauhan sa Heaven Union Sect upang siyasatin ang bagay, ngunit hindi na mapakinabangan. Iyon ay dahil, sa oras na iyon, pinalaya ni Queenie si Daryl. Wala silang pagpipilian, kaya pinalawak ni Gary ang kanyang paghahanap sa Heaven Union Sect bilang kanila base. Sa partikular na araw na iyon, dumaan sila sa New World Royal City. Ginawa nila
hindi inaasahan na sila ay madapadery doon. F**k, ang mga ito ay mga gwardiya ng South Cloud. Akala ko galing sila sa langit. Sekta ng Union. Anong nakakatakot, kudlit? Matari na ungol ni Daryl sa kanyang isipan. Tapos, ngumiti siya kay Gary at sinabing, parang pinaghirapan mo akong hanapin. Maaari mong sabihin sa Empress na mabuti ako. Hindi siya mag-alala ka sa akin. Pagkatapos, lumingon si Daryl at aalis na sana sa kanila. Nagpanik si Gary. Iniharang niya ang landas ni Daryl at sinabi ng magalang, Prince Consort, her iniutos sa amin ng kamahalan na ibalik ka naming ligtas. Naghihintay siya para sa iyo kasal kay Quincy Long. Kaya, mangyaring, sumama ka sa amin. Ano, sundan ka pabalik sa South Cloud World. Nang marinig niya ang mga salita ni Gary, hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Siya agad na pagtanggi ng lalaki. Hindi ko magawa iyon. Magkaroon ng emerhensyang dadaluhan. Mangyaring, maaari kang bumalik doon. Medyo napunit si Gary. Prince Consort, ang kanyang kamahalan ay may mahigpit na mga order para sa amin na ibalik ka. Hindi kami naglalakas loob na tutulan siya. Mangyaring huwag pahirapan ito para sa amin. Napakahirap para sa kanila na matagpuan si Daryl. Kung papakawalan nila siya, paano kaharap nila si Empress? Hoy, walang imek si Daryl. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa, tinitigan niya. Si Gary, hindi mo ba masasabi na hindi mo ako nakita? Pagkatapos, hindi nag-abala si Daryl na sabihin ang iba pa. Tumalikod siya at umalis. Medyo nalungkot si Gary sa kawalan ng kooperasyon ni Daryl. Ngumiti siya ng mapait-at. Sinabi, kung ganoon, dapat ko lang gawin ang dapat kong gawin. Humihingi ako ng paumanhin. Bigla, gumalaw ang mga kamay ni Gary na parang kidlat at dumapo mismo sa leeg ni Daryl. Pumalakpak. Hindi pa nakuha ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya, kaya't halos hindi siya makapagreaksyon. Umikot ang mata niya. Bumalik bago siya pumanaw. *6, bakit ba siya bayulente? Ako ang Prince Consort, paano ba niya ako inatake? Kudlit. Tulad ng pag-angkin sa kanya ng kadiliman, maaari lamang sampay ni Daryl si Gary sa kanyang isipan. Tapos, pumasa siya. Palabas. Samantala, sa ilalim ng Mount Wasa World Universe. Nang sila ay nasa sinaunang libingan ni Lubo, pinatay ni Megan ang Old White Brows at sinisi ito kay Daryl. Pagkatapos, ang iba pang mga sekta ay sumali sa puwersa at sinalakay si Daryl at ang kanya mga kapatid matapos agawin ni Sonya Lowe si Daryl, hindi kinaya ni Dax at Chester ang isa pa atake ng mga sekta sa kanila. Ang bukirin sa ilalim ng Mount Hua ay halos buong mantsa ng dugo. Marami. Ang mga alagad ay namatay o nasugatan, mula sa Elysium Gate, the Flower Mountain, at ang walang hanggan paraiso. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Nagawang maghiwalay ni na Dax at Chester sa magulong laban. Mga tanga, tatandaan ko ta. Galit na sigaw ni Dax at ipinagpatuloy ang pag-atake niya bilang ang hindi na control ang sitwasyon. Kinaway niya ang kanyang mga palakol upang pilitin ang mga tao sa harapan niya na umatras. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo sa malayo. Kahit na siya ay may maalab na galit, hindi siya tulala. Hindi niya alam kung nasaan si Chester sa sandaling iyon, kung ipagpapatuloy niya ang labanan ng mag-isa, nangangahulugan ito ng kanyang pagkamatay. Naglakas loob ka bang tumakbo? Ngini siya ni Megan at tumalon pasulong upang habulin siya. Master Costello, tutulungan kita. Isang gwapong figure ang lumitaw sa gitna ng karamihan ng tao at sinundan si Megan. Humabol sila pagkatapos ng Dax, ito ay si Chelsea Rye ng Tian Shan. Sa nakaraang 10 taon, ang mga sekta ng World Universe ay gumawa ng maraming mga talento, at ang Chelsea mula sa Tian Shan School ay isa sa pinakamagaling. Siya ay halos 30 taong gulang at mayroon ng 1/5 Marshall Saint. Siya ay medyo kilalang kabilang sa mga nagtatanim sa World Universe. Pinili rin siya ng Tian Shan Sect Master upang maging susunod na sekta ng kanilang sekta. Maaari ng isa pagbawasan na siya ay may mataas na posisyon sa denominasyon.
Hindi napansin ni Megan na sinundan siya ni Chelsea habang nakakulong ang mga mata kay Dax. Kabanata 1369. Maya-maya, nakarating silang tatlo sa isang tahimik na lambak na hindi namamalayan. Asterisk 6. Nang mapagtanto niya na siya ay nasa isang kamatayan, tahimik na sumumpa si Dax. Dax, ang oras mo na. Malamig na sabi ni Megan. Dinagdagan niya ang bilis niya at inatake si Dax marahas. Ginamit ni Megan ang immortal purong banal na kasulatan. Sa sandaling iyon, nag-iisa si Dax, kaya magandang panahon na patayin siya. Buzz. Ang hangin sa paligid ni Megan ay nagbaluktot, ang pag-atake ay brutal at mabilis. Malapit na ito sa harapan. Dax. F asterisk sik ikaw. Sa palagay mo maaari mo akong patayin. Mahigpit na kinuyam ng kamao ni Dax ang pinakawalan niya ang kanyang galit. Hinawakan niya ang magkabilang palakol niya at inilagay ang mga ito sa harap ng kanyang dibdib upang harangan ang atake ni Megan. Klang. Isang malakas na puwersa ang sumalungat sa mga palakol ng marahas at lumikha ito ng isang malakas na tunog. Si Dax ay pinilit na umatras ng ilang hakbang. Naglaway siya ng isang sariwang dugo. Sa parehong oras, ang parehong mga palakol ng Dax ay agad na basag. Megan. Naramdaman ni Dax ang kabigatan sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang patatagin ang sarili habang nakatingin kay Megan. Sa sorpresa at galit, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Impossible ito. Nang habulin siya ng mga ito sa sinaunang libingan, maaari lamang siyang kumulo at tumakas. Ang kapangyarihan ng babae ay tumaas ng napakarami sa mas mababa sa isang araw. Biglang napagtanto ni Dax, galit na sigaw niya, "Megan, you dare say that you hindi pinatay ang Master Whitebrows. Dapat ginamit mo ang paglipat na iyon upang patayin siya, tama." Sa sandaling iyon, dumating na si Chelsea. Gulat na tiningnan niya si Megan at tinanong, "Master Costello, ano ang nangyayari?" Nagulat si Chelsea nang maramdaman niya ang kapangyarihan ni Megan. Isang level 2 Martial Emperor. Sa nakaraang labanan, lahat mula sa ibang mga sekta ay nakatuon ang kanilang pansin. Kay Daryl at sa kanyang mga kapatid, walang nakapansin ng anumang pagbabago sa kapangyarihan ni Megan. Naalala ni Chelsea na bago sila pumasok sa libingan, si Megan ay walang masyadong mataas. Kapangyarihan para sa ilang kadahilanan, siya ay isang antas ng ika-3 Martial Emperor, may kakaiba dapat nangyari. Napakasindik ng kanyang kapangyarihan kaya't nagawang basagin niya ang mga palakol ni Dax. Ang Master Whitebrows ng Mount Wasect ay napatay din ng isang pag-atake, ang kanyang puso na wasak ang ugat at patlang ng enerhiya. Pinatay ba talaga ni Megan ang Master Whitebrows? Patuloy na tinanong ni Chelsea, "Master Costello, may kinalaman ka ba kay Master Kamatayan ng Whitebrows?" Damn it! Nakatutok si Megan sa pagpatay kay Dax na nakalimutan niya na nasa likuran niya si Chelsea. Wala siyang ipinakita na reaksyon sa kanyang mukha nang tanungin iyon ni Chelsea. Isang nakakahamak nag-isip ang bumangon sa kanyang puso. "Oo, pinatay ko ang Old Whitebrows. Hindi niya alam ang lugar niya. Nasaktan niya ako, kaya pinatay ko siya, hindi mo na kailangan ang awa mo." Panipi. Pagkatapos, nagpatuloy si Megan sa isang kahanga-hangang pamamaraan. "Chelsea, nakita mo ang kaya kong gawin. Sa bilis ng aking paglilinang, sa lalong madaling panahon, magiging higit ako sa lahat ng iba pang mga sect masters. Ikaw. Sakupin ng Tian Shan School sa lalong madaling panahon. Kung alam mong mas mahusay, ibibigay mo ang iyong katapatan sa ako kapag ako ang master ng komunidad ng martial arts, aalagaan kita ng mabuti." Panipi. Mula nang mailantad si Megan, hindi na niya inabala na itago ito. Pagkatapos ng lahat, walang tao sa paligid. Hindi siya natakot na ikalat ng Chelsea ang balita. "Ikaw." Galit na galit at natigilan si Chelsea. "Megan, kaya ikaw ang pumatay kay Master Puting Brows. Ikaw ay isang masamang babae.
Ngunit sinisisi mo si Daryl at nagdulot ng away sa pagitan ng mga sekta. Alam mo ba kung magkano ang pinsalang idinulot mo? Ngunit gusto mo pa rin ako na maging tapat sa iyo. Ngini siya ni Chelsea si Megan na may mukha ng determinasyon at paghamak. Kahit na ang ganda mo, masamang tao ka. Huwag mo akong ilagay sa parehong posisyon sa iyo. Swoosh! Naging nakakahamak ang mga ekspresyon ni Megan. Dahil hindi mo pahalagahan ang kilos ko, kung gayon mamatay kasama si Dax. Panipi. Ginamit ulit ni Megan ang Immortal Pure Bible at inatake si Chelsea. Buzz. Isang malakas na aura ang bomb alot kay Chelsea. Nagbago ang ekspresyon ni Chelsea, at sinubukan niyang buhayin ang kanyang panloob na lakas upang makatiis ang atake, ngunit minaliit niya ang kapangyarihan ni Megan. Bang! Nang magkagalit ang kanilang pag-atake, takot na takot si Chelsea. Siya ay nasa kalagitnaan ng hangin noong siya damyugo ang dugo. Bigla na lang umulan ng dugo habang ang babae ay lumipad ng 100 metro. Paatras panghuli, bumagsak siya sa isang malaking bato at nahulog. Ang kanyang buong kanang braso ay durog nang siya ay mapunta sa lupa, mayroon na siya tumigil sa paghinga. Gasp! Napabuntong hininga si Dax. Si Chelsea ay isa sa pinakamahusay na nagtatanim sa buong mundo, subalit pinatay siya ni Megan isang solong paglipat. Anong pamamaraan sa paglilinang ang isinagawa ni Megan? Nakakakilabot ito. Sa sumunod na segundo, bumalik sa isipan niya si Dax. Namula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya Megan at umungol. Megan, wala siyang pagtatalo sa iyo, bakit mo siya pinatay? Ikaw ba? Tao pa rin. Magbabayad ka para sa lahat ng iyong mga maling gawain isang araw, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Panipi. Mahigpit na kinuyam ni Dax ang kanyang kamauat. Sinubukang huminahon. Bakit ka sumisigaw? Masamang nakatingin si Megan kay Dax. Ang mga tumutuligsa sa akin ay mamamatay, at ang susunod ay ikaw. Pagkatapos, dahan-dahang lumakad si Megan patungo sa kanya na may pamamaslang na paningin sa kanyang mga mata. Kabanata 1370. Mamatay ba ako sa kamay ni Megan ngayon? Mahigpit na kinuyam ni Dax ang kanyang mga kamao, namula ang mga mata niya. Habang papalapit sa kanya si Megan, siya nadamaayaw at nalulumbay. Megan, kahit na, mamatay, isasama kita. Umungal si Dax, ang kanyang tinig ay lubos na namamaos. Isama mo ako, ngini siya ni Megan. Sa palagay mo magagawa mo iyon. Kadalasan ay gulat si Megan tuwing nakikita niya si Dax, ngunit siya ay nasa dulo ng lubad. Hindi na kailangan pang magpanik siya. Pinakamahalaga, nilinang niya ang immortal purong banal na kasulatan ang kanyang kapangyarihan ay sa itaas ng kanyang. Tulad ng naisip niya, nakuha niya ang kanyang panloob na lakas at inatake muli si Dax. Tumigil ka, biglang may sumigaw mula sa langit. Ham, umiling si Megan at binalingan ang tingin sa boses. Agad siyang natigilan. Ilang babaeng bumaba sa lupa. Mayroon silang napakarilag na mga figure. At tumingin sila sobrang ethereal. Ito ay ang 6 na diwata mula sa Fuyao Palace. Fuyao Palace, nang makita niya ang 6 na engkanto, naramdaman ni Megan na nagkasalungatan, tumaas ang takot sa kanya. Mga mata. Nasaksihan ni Megan ang kapangyarihan ng Fuyao Palace bago iyon. Nakipaglaban ang mga diwata. Laban kay Sloan sa Wishang Star Tower, at pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Kasabay nito, nang makita ni Dax ang 6 na engkanto, bomantong hininga siya. Kahit na hindi siya malapit sa mga diwata, alam ni Dax na kaibigan sila ni Daryl. Ang Little Fairy, si Irene, ay babae din ni Daryl. Nang makarating ang 6 na engkanto, lumakad ang Little Fairy at tumingin kay Megan. Megan, hindi mo masasaktan si Dax Sanders sa amin dito ngayon. Ang palasyo ng Fuyao ay hindi karaniwang nag-aalala sa mga makamundong bagay. Nang sinaunang si Lubu lumitaw ang libingan, ni hindi sila nagpadala kahit kanino upang tingnan. Gayunpaman, nang mabalitaan na ang iba pang mga sekta ay sinalakay si Daryl, Little Fairy.
Nagpanik at mabilis na hiniling kay Cindy White at ng kanyang mga kapatid na tulungan siya. Kararating lang nila nang mapagtanto nilang handa si Megan na atakehin si Dax. Kinagat ni Megan ang labi at hindi ito sinagot. Mukha pangit ang ekspresyon ng mukha niya. Dax, lumingon ang Little Fairy kay Dax at tinanong, nasaan si Daryl? Ayos lang ba siya? Hindi niya maitago ang pag-aalala niya kay Derry. Daryl, huminga ng malalim si Dax. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi, isang 12 taong gulang kinuha siya ng dalaga. Sa palagay ko siya ay master ng sekta ng Heaven Union Sect, si Sonya Lou. Ano? Kinakabahan si Irene sa mga paa. Siya ay nagpunta doon kaagad nang marinig niya. Gayunpaman ay naging mabagal pa rin siya ng isang hakbang. Ate, huwag kang magpanik. Humanap kami ng isang lugar upang gamutin ang mga pinsala ni Dax, at pagkatapos ay maghanap kami. Daryl, inalo siya ni Cindy. Pagkatapos, kinuha niya at ng iba pang mga diwata si Dax at umalis. Gustong habulin ni Megan si Dax, ngunit natatakot siya sa anim na engkanto, kaya humawak siya bumalik. Megan, sa pag-alis sa kanya ng Six Fairies, lumingon si Dax at sinaman ng tingin si Megan. Nag-frame ka sa amin ng aking mga kapatid at sanhi ng pag-atake sa amin ng iba pang mga sekta. Sisirain ko ang buong sexy ng MA Kalaunan. Si Dax ay dinala ng anim na engkanto. Sa sandaling iyon, binaling niya ang kanyang ulo pabalik at sinaman ng tingin si Megan. Pinagsabihan mo kami ng 3 magkakapatid at naging dahilan para maging kami inatake ng lahat ng sekta. Maaga o huli, sisirain ko ang buong MA sect. Masisira ko ang buong sekta ng MA Kalaunan. Ang kanyang ugong ay umalangaw-ngaw sa buong libis. Matingkad si Megan. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang labis na nakakahamak. Gusto mong sirain, MA? Maswerte ka na makatakas ka ngayon. Gayunpaman, hindi mo ako maiiwasan magpakailanman. Papatayin kita maaga o huli. Panipi. Tapos, tumalikod si Megan at umalis. Samantala, sa South Cloud World Palace. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal siyang walang malay. Pagdilat niya ng mata, ang medyo nahihilo pa rin ang ulo. *6, Bobo Gary. Alam niya na ako ay ang Prince Consort, ngunit naglakas loob pa rin siyang umatake. Ako, habang nagbubulungan siya sa kanyang puso, iniskan ni Daryl ang kanyang paligid. Natigilan siya. Humiga siya sa isang magandang-maganda at magandang kama sa isang nakamamanghang palasyo. Tumayo ang mga maid-maid. Magalang sa paligid niya, Kabanata 1371. Mayroong isang malaking tubong kahoy na malapit, at puno ito ng umuusok na mainit na tubig. *6, ano ang nangyayari? Natulala si Daryl. Natarante siya. Prince Consort, gising ka na. Napansin ng isang maid-maid na si Daryl ay gising, siya. Masayang sinabi, ang Empress ay nagpadala sa amin upang paglangkuran ka. Kaya ganun. Bumalik sa katinoan si Daryl. Tinanong niya, kaya, ang lugar na ito ay. Bago pa niya matapos ang tanong niya, hinihimas ng maid-maid ang labi niya at ngumiti. Ikaw ang Prince Consort. Naturally, ito ang kwarto ni Princess Long. Panipi. *6 ako. Ito ang kwarto ni Quincy. Natigilan ulit si Daryl. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ng maid-maid ng palasyo ng maingat, Prince Consort, ang handa na ang mainit na tubig. Hayaan akong tulungan kang maligo at magpalat ng damit. Panipi. Pagkatapos, ang iba pang mga katulong sa palasyo ay dumating upang tulungan si Daryl na haborin ang kanyang damit. Sa sandaling iyon, si Daryl ay hindi mas mahusay kaysa sa isang pulubi. Kailangan niya ng palaigo at bago mga damit. Tulog. Napalunok lamang ni Daryl ang kanyang laway nang palibutan siya ng mga dalaga. Pagkatapos ni Sonya inagaw at pinahirapan siya para sa Blood Battle 8 direksyon ng kasulatan, mayroon siya dugo sa buong katawan niya. Oras na para maligo siya. Ito ay lubos na komportable na tulungan siya ng mga maid ng palasyo na maghugas pa rin. Ngumiti si Daryl at tumango. Oo naman. Napakagandang paggamot, bakit ko sasayangin ito? Tumawa siya ng malambing. Bang!
Bago pa siya maligo ay may sumipa na sa pintuan ng kwarto. Pumasok si Quincy. At nang makita ang eksena sa harapan niya, namula siya. Biglang uminit ang mukha niya. Medyo awkward ang kapaligiran sa silid. Si Daryl ay medyo natulala, pagkatapos, bumalik siya sa kanyang katinuan. Ngumiti siya habang siya tumingin kay Quincy. "Hoy, mahal, bumalik ka na." Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, sumigaw si Quincy, "Manahimik ka." Si Quincy ay nakadama ng labis na pag-aatubili ng si Daryl ay itinalaga bilang kanyang prinsipe consort. Nang mabalitaan na sinalakay si Daryl, siya ay natuwa. Meron siyang inaasahan kung siya ay mamatay sa laban na iyon. Hindi niya inaasahan na ang Empress ay magpapadala ng mga tao upang tulungan siya, at sila rin nagawang ibalik din siya. Nang malaman niya na si Daryl ay nasa kanyang silid tulugan, si Quincy ay naramdaman ng pagkalungkot. Mabilis siya. Nagpunta doon upang tingnan. Nakita niya na si Daryl ay hindi lamang sa kanyang kama, ngunit siya ay handang maligo na rin. Tulaga bang iniisip ng Beastard na ito ang kanyang sarili bilang Prince Consort? Nang makita nila na galit si Quincy, hindi naglakas loob na maglabas ng solong-solong mga maid ng palasyo hininga. "Umalis ka na, lahat kayo. Huwag kang pumasok nang wala ang aking mga order." Galit na utos ni Quincy. "Oo, Princess Long." Ang mga dalaga ng palasyo ay hindi naglakas loob, kaagad silang tumugon at iniwan ang silid. Bago sila umalis, nakakaawa silang tumingin kay Daryl. Alam nila ang tungkol sa masamang ugali ni Quincy. Natakot sila na mahihirapan si Daryl sa hinaharap. Biglang, nandoon lang sina Daryl at Quincy sa malaking silid tulugan. Gayunpaman, ang galit ni Quincy ay hindi umayos. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Daryl at sumigaw, "Bumaba ka agad doon. Siya si Princess Long, paano niya hahayaang matulog ang isang hanggal sa kanyang kama?" Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Siya. Nagpout at sinabi, "Mabuti, bababa ako. Bakit ba galit na galit ka? Panipi." Pagkatapos, ngumiti si Daryl at tumingin kay Quincy. "Huwag mo akong titigan. Hindi ako napunta dito akin. Nagpadala ang Empress ng isang tao upang kunin ako. Gayun din, ang iyong kama ay masyadong maliit. Ito ay magiging masyadong masikip para sa aming dalawa. Maaaring hindi ko nais na magsinungaling dito. Panipi. Ikaw." Si Quincy ay matengkad. Si Daryl ay isang kasuklam-suklam na tao. Humiga siya sa kama niya at kinuha. Bentahe ng sitwasyon, gayunpaman siya ay naglakas loob pa ring maging sarcastic. Kabanata 1372 sampal. Habang iniisip ito ni Quincy, lalong galit na lumitaw siya. Mabilis siyang naglakad. Papunta kay Daryl at sinampal ang mukha. "Huwag kang maging bastos sa akin. Huwag isiping hindi kita papatayin," malamig na sabi ni Quincy habang siya sinaman ng tingin si Daryl. Sinabi sa kanya ni Daryl ang peking formula sa Blood Battle 8 direksyon sa Lubuz. Sinaunang libingan, na naging sanhi ng pagkakaroon niya ng psychotic break, at sinunog niya ang kanyang damit. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ng kanyang kapatid na babae, ang Empress, na sila ni Daryl ay may relasyon. Nais ni Quincy na gupitin si Daryl sa 1,000,000 piraso. Hinawakan ni Daryl ang pisngi at ngumiti. "Okay, kung gusto mo akong patayin, mas mahusay na gawin ito ngayon ngunit, kung mamatay ako, ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo? Na pinatay mo ang iyong sariling asawa. Thirst. Thirst. Thirst sikat ka sa lahat ng mga mainland." Sigurado si Daryl na hindi naglakas loob si Quincy na patayin siya. Hindi lamang siya maaaring sumalungat sa pasya ng Empress, ngunit hindi rin niya nakuha ang 8 dugo 8 direksyon. Hindi niya siya papatayin. "Labas." Si Quincy ay matengkad. Tinuro niya ang labas at sumigaw, "Bawal ka pumasok sa aking silid nang walang pahintulot sa akin." Tama ang paghula ni Daryl. Hindi siya papatayin ni Quincy, ngunit hinamak siya at hindi pinatay, nais na makita siya sa lahat. Napakahusay. Pagkatapos, iniwan ni Daryl ang salita ng walang ibang salita. Habang naglalakad siya pouted at sinabi, ang princess ay hinabol ang kanyang
Prince Consort sa labas ng kanyang silid. Ako naman sigurado na ang mga eunuchs at maid-maid ay magkakaroon ng araw sa bukid kasama ang chismis bukas. Kudlit. Medyo malambing ang boses ni Daryl, ngunit malinaw na narinig ito ni Quincy. Agad siyang namula at inapakan ang mga paa niya ng galit. Tumigil ka, tama si Daryl, kung hahabulin siya palabas, pag-uusapan ng lahat ang tungkol sa susunod na araw. Bakit? Huminto si Daryl sa kanyang mga truck, walang ngiti siyang umiti kay Quincy at sinabing, ikaw ayaw kong umalis. Panipi. Huminga ng malalim si Quincy at pilit na pinigilan ang galit. Malamig na sabi niya, ikaw. Maaaring manatili dito, ngunit bawal ka sa aking kama. Gayun din, sabihin sa akin ang formula para sa walong direksyon ng walong dugo. Pagkatapos, binalaan siya ni Quincy. Huwag isiping lokohin ulit ako ng pekeng formula. Kung malalaman kong peke ito, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Papatayin pa rin kita. Natutuhan niya ang kanyang aralin, hindi na siya lalakuan ulit. Ang mga pinsala ni Daryl ay hindi pa rin ganap na gumaling. Madali itong patayin. Nako, natutunan ang babaeng ito na maging maingat. Habang nagbubulungan siya sa kanyang puso, ngumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi, aba, pamilya kami. Ito ay hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo ang Blood Battle 8 direksyon, ngunit ang ugali mo. Mas mababa kaysa kanais-nais. Sino ang nakikipag-usap sa kanilang asawa sa ganoong paraan? Panipi. Galit na galit sa puso ni Quincy. Kinagat niya ang kanyang labi at malamig na sinabi, ano ang gusto mo? Kung ang mga kahilingan ni Daryl ay katanggap-tanggap sa kanya, isasaalang-alang niya ang mga ito. Ham, kunwaring naiisip ni Daryl. Naglakad siya sa harap ng tubong kahoy, lumingon, at tumingin kay Quincy. Tingnan mo ang asawa mong marumi. Oras na para maligo siya. Bakit hindi mo ako tulungan sa aking paliligo at magpalat ng damit? Sigurado akong hindi rin ito mahirap sa iyo. Panipi. Gusto niyang tumawa. Nasa sabik siya nang maisip niya kung paano maglilingkod si Quincy siya at tulungan mo siyang maligo. Napakahusay. Sa sandaling iyon, si Quincy ay labis na galit. Pinilit niyang ngumiti. Gusto mong kunin. Isang paliguan oo naman tutulungan kita. Pagkatapos, itinaas ni Quincy ang kanyang paa at sinipa ang kwitan ni Daryl. Splash! Daryl ay hindi nakuhang muli ang kanyang panloob na enerhiya, ang kanyang mga braso ay hindi pa ganap na gumaling. Siya. Ni hindi maiwasan ang sipa niya, tumalikod siya at nahulog sa tub. Daryl, had struggled sa tub. Siya ay may pasak sa ilang mga tubig bago siya sa wakas ay nakaupo up. Nagpumigla si Daryl sa tub. Nasamid siya ng tubig bago siya tuluyang naupo. Quincy, sinusubukan mo bang patayin ang asawa mo? Daryl nagtanong curtly. Gusto niya tumayo sa tub. Gayunman, Quincy sneered at dahan-dahan lumakad patungo sa kanya. Pinasok niya ang kamay niya ang tubig at nakatuon ang kanyang malamig na panloob na enerhiya. Kachacha. Kabanata 1373. Sa isang iglap lang ng mata, matinding malamig na panloob na enerhiya ang pumasok sa tub, ang umuusok na mainit tubig agad froze. Daryl ay hindi kahit na dumating sa kanyang kamalayan kapag siya ay nagyayelong sa tub, ang ulo lang niya lumitaw. Ang pamamaraan ng paglilinang ni Quincy ay ang puro pamamaraan ng babae. Gasp. Inatake ni Cold na si Daryl, kaya naman napabuntong hininga siya. Nagpatuloy ang daldal ng kanyang ngipin. Ngumiti si Quincy. Masaya siyang makita siya ng ganoon. Diba sabi mo gusto mo ng maligo? Magkaroon ng isang magandang hanggang bukas ng umaga. Ako ay ipaalam sa iyo out pagkatapos. Panipi. Asterisk 6. Kung hanggang bukas ng umaga, may freeze ako hanggang sa mamatay. Halos maluha si Daryl. Madali na sana masilip ni Daryl ang White Lily Cold Flame upang malutas ang problema, ngunit ang kanya panloob na enerhiya ay hindi nakuhang muli. Halos hindi siya makatayo sa isang batsa na puno ng yelo, hinayaan nag-iisa ang nagtapon ng White Lily Cold Flame. Nagkunwari siyang hindi siya apektado niyan. Ngumiti siya at sinabi, mahal, ayos lang kong. Ayaw mo akong tulungan maligo.
Paano mo ako ma-freeze dito? Ikaw ay pagpatay ng iyong asawa. May balak ka bang maging balo? Panipi. Daryl. Nang mapagtanto niyang maaari pa rin siyang magbiro sa kanya, napangisi si Quincy. At ngini siya ng lalaki. Nakikita ko na hindi ka seryoso. Naglakas loob ako sa iyo upang magpatuloy sa ang kalokohan mo. Bakit hindi ko din i-freeze ang iyong ulo? Pagkatapos, kinuha ni Quincy ang water bucket sa tabi niya at naghanda na itong ilabas Daryl. Okay, okay. Nang makita niya ang nais gawin ni Quincy, nagpanik si Daryl. Agad niyang sinabi, kukunin ko huminto ka, okay. Bloody hell, ang babaeng ito ay may bisyo. Paano siya makakaisip ng mga ganitong pamamaraan upang pahirapan mo ako? Kung mayroon siyang panloob na enerhiya, maaari siyang gumamit ng purong enerhiya, hindi man niya kailangan takot sa yelo. Gayunpaman, siya ay walang lakas, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang ulo. Kung ang kanyang ulo ay nagyayelong rin, siya ay maghihikayat sa kamatayan bago ang susunod na araw. *Starred. Malamig na kumalabog si Quincy habang tuluyang nagbubunga si Daryl. Casual siyang naupo sa tabi ng tagiliran, kung gayon, sabihin mo sa akin ang formula ng Blood Battle 8 direction ngayon. Tulog. Hindi sumagot si Daryl, nakatingin lang siya kay Quincy at napalunok ng mariin. Si Quincy ay tumingin bilang napakarilag bilang isang engkanto. Nakasuot siya ng mahabang damit na lila at nagpamalas. Ang sikip niya ng figure. Nang nasa malayo na siya ng distansya sa kanya, napansin niyang mas lalo na siya matikas at regal. Tulad ng isang napakarilag diyosa at ako ang kanyang prince consort. Ngunit, maaari lamang tumingin ngunit hindi. Hawakan kaya ito ay nakapanghihina ng loob. Siya ay napabuntong hininga. Habang iniisip ni Daryl ang tungkol sa walang magawa, lumakad palapit sa kanya si Quincy at sinampal siya mukha. Kung tumingin ka sa akin na may mga mata muli, kukunin ko na maghukay sila. Malamig na sabi ni Quincy. Siya talaga ay may makapal na balat. Ang kanyang katawan ay nagyelo na, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin banayad. *6. Bomb antong hininga si Daryl. Mabuti, hindi kita titingnan. Pagkatapos, lumingon si Daryl at tumingin sa ibang paraan. Wala siyang imak. Stop na may mga bagay na walang kaparerekan. Nawala ang pasensya ni Quincy. Sabihin mo sa akin ang formula ngayon. Ngumiti si Daryl sa kanyang pagpipilit. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang formula, ngunit dalawa lang ang masasabi ko sa iyo. Mga pangungusap bawat araw. Hindi ko sasabihin sa iyo ng higit sana. Panipi. Ang kanyang mga braso ay hindi pa rin ganap na nakabawi. Sinabi sa kanya ni Yvette na kailangan niya ng kalahating buwan upang mabawi. Kaya, balak niyang gumaling sa kwarto ni Quincy. Kailangan niya ng ilan na magagamit, at na formula ay ang kanyang pagkilos. Kung sinabi niya sa kanya ang lahat ng sabay-sabay, gagawin niya. Pahirapan mo siya araw-araw. Ano? Dalawang pangungusap bawat araw. Kudlit. Ang magandang mukha ni Quincy ay mukhang galit. Stop paglalaro ng mga laro sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon. Kung nakakuha lamang siya ng dalawang pangungusap bawat araw, kailan niya maaaring master ang Blood Battle 8? Direction. *1374. Aba, hindi mahalaga kung hindi ka sumasang-ayon. Kukunin ko lamang sabihin sa iyo dalawang pangungusap ng dugo. Labanan ang walong direksyon ng banal na kasulatan bawat araw. Hindi mapangahas na sinabi ni Daryl. Ngumiti siya sa Quincy, sinabi mo na galit ka sa akin. Paano kung papatayin mo ako pagkatapos kong sabihin sa iyo ang formula? Ako. Kailangang magkaroon ng kaunting leverage. Panipi. Pagkatapos, patuloy na sinabi ni Daryl, huwag kang mag-alala, pangako ko na sabihin sa iyo ang tunay na formula na ito. Oras, ngunit lamang ng dalawang pangungusap sa bawat araw. Kung hindi ka maaaring sumang-ayon sana, maaari mong patayin ako ngayon. Ikaw, nang makita niya ang kanyang pagpapasya at ayaw na kumilos, si Quincy ay matalino. Siya. Nang inag furiously, sa wakas,
Nakakagiling lamang ang kanyang mga ngipin at sumasang-ayon sa kanyang hinihiling. Mabuti. Dalawang pangungusap bawat araw kung gayon. Haha. Ikaw ang mataas at makapangyarihang prinsesa, subalit kailangan mo pa ring makipag-compromiso sa wakasan. Kudlit. Sa sandaling iyon, Daryl ay unspeakable na siyahan. Tumanggaw siya at sinabing, kaya, makinig ka pataas ang unang pangungusap para sa formula ay chi sa sanyang acupoint point, parehong mga kamay magkakabit. Sumimangot si Quincy at sinabing, hindi iyan tama. Sa sinaunang libingan lubo, ang sinabi mo sa akin chi sa linhay acupoint point, mga palad na magkakasama. Si Daryl, ay natuwa. Nakangiti siyang umiti sa kanya at sinabing, sinadya kong gawin iyon. Ako nais mong magkaroon ka ng psychotic break. Hindi ko inisip na gagawin mo at gusto mo sunugin mo ang iyong damit. Ka, Quincy ay napahiya at galit na galit, siya glared sa Daryl. Nang napansin niya na si Daryl ay hindi naman natakot, nanginginig na galit si Quincy. Pagkatapos, sinabi ni Daryl ang ikalawang pangungusap. Pagkatapos nito, hinimok niya siya at sinabi, mahal, mayroon na ako. Sinabi mo ang dalawang pangungusap. Dapat mo akong palabesin. Panipi. Kung wala ang kanyang mga panloob na enerhiya, hindi siya maaaring tumayo ito para sa isang pinalawig na tagal ito ay masyadong malamig. Manahimik ka nga, Quincy blush. Siya yelled, huwag ninyo akong tawaging honey. Kapag sinabi niya na, hindi siya maaaring itago ang kanyang galit, lalo na nang makita niya Daryl malaswang mata. Quincy despised mga ito. Habang ramdam na ramdam niya ang lamig ng mga mata nito, nakayuko lamang si Daryl at ngumiti ng mapait. Mabuti na lang, titigil na ako sa pagtawag sa iyo niyan. Buzz. Naglakad si Quincy papunta sa kanya at ginamit ang panloob na lakas upang matuno ang yelo. Pagkatapos, ginawa niya. Hindi tumingin kay Daryl, siya naka at umupo sa kanyang kama. Ako sa wakas out, Daryl muttered sa kanyang sarili bilang siya climbed sa labas ng sahig na gawa sa tub. Siya kinilig at inalog ang yelo sa kanyang katawan. Ngumiti siya. Nang masakit bilang siya ay sumangguni sa Quincy at, aba, naubos mo na ang tubig para sa aking paliligo. Kaya, dapat mo akong tulungan na gumawa ng bago pito. Isa. Gustong tawagan siya ni Daryl ng honey, ngunit agad niya itong nilamon. Ano ang namay sa gawin sa akin? Quincy sumagot ng walang bahala. Pagkatapos, siya threw sa kanya ilang mga damit na inihanda para sa kanya ng mga maid ng palasyo. Nang Daryl, kinuha ang damit, hindi masungit na sinabi ni Quincy, huwag mo akong makita na nagbago ka. Gayun din, kapag ako nagpapahinga, manatili nang hindi bababa sa kalahati ng isang dosenang metro ang layo mula sa akin. Kung hindi man, hindi masisi sa akin para sa pagiging bastos. Pagkatapos, humiga si Quincy, pumikit, at nagpahinga. Retuhin niya si Derry, na parang hangin. Manatili 6 na metro ang layo mula sa iyo. Si Daryl ay walang imak, ngunit hindi siya naglakas loob na sumagot muli, kaya't lumakad siya sa screen sa likuran siya para magpalat ng damit. Pagkatapos, naghiga siya sa basahan at nagpahinga. Kung siya ay walang pinsala, siya ay tiyak na gawin ang mga pagkakataon upang mangulol sa Quincy. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, hindi niya magkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Humiga siya at dinagtagal nakatulog. Siya ay naging labis na pagpapahirap, kaya siya ay ubos na. Ang mga sumusunod na araw, Daryl pa rin tunog-tulog nang marinig niya ang isang palasyo maid sumigaw, Princess Long, ang iyong almusal ay handa na, dadalhin ko ba ito? Panipi. Nang sinabi iyon ng maid-maid ng palasyo, nag-aalala siyang guguluhin niya ang prinsipe. Ang ganda ng tulog ni consort at Princess Long. Iwanan mo ito sa pintuan. Patag na sagot ni Quincy pagkagising niya. Oo, Princess Long. Tumugon ang maid-maid at inilagay ang agahan sa pintuan. Pagkatapos, siya ay lumingon at umalis na. Nang marinig niya ang kanyang mga yapak ay nawala sa karagdagang ang layo, Quincy yelled rudely sa Daryl, itigil ang pagpapanggap, alam kong gising ka na. Dalhin ang almusal sa akin. Panipi. Ako ang iyong prince consort. Hindi ang iyong lingkod. Chapter 1375.
Bulong ni Daryl sa sarili. Siya naupo up groggily at sumagot, oo. Pagkatapos, lumakad siya sa pintuan at nagdala ng agahan sa silid. Nagutom si Daryl nang maamoy niya ang pagkain. Umungol ang kanyang tiyan, mula pa noong siya ay dinala sa South Cloud Palace, Daryl ay hindi nagkaroon ng isang solong pagkain. Dinala niya ang agahan sa mesa, at nandoon na si Quincy. Daryl ilagay ang breakfast down at ay tungkol sa umupo sama-sama sa kanya. Tayo. Bago siya ay maaaring kumuha ng upuan, Quincy frowned at yelled, walang bahala, sino ang pinapayagan kang umupo? Hindi mo ay may karapatan na mag-almusal sa akin. Panipi. Natigilan si Daryl at walang imak. Kahit na hindi mo ako isipin bilang iyong prince consort at ituring ako bilang isang bihag, ikaw. Hindi ako magamot ng ganyan. Hindi mo kahit nahahayaan mo akong kumain. Kudlit. Nang makita niya ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Daryl, nalulugod si Quincy. Sinabi niya ng patag, ikaw kumain pagkatapos mayroon akong aking almusal. Daryl smiled at sinabi wala, ngunit siya sithead sa pagsuway sa hukuman. Mabuti, Quincy, isang araw ay isusumit kita sa akin. Ang kanyang kamahalan ay dumating. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang nagmula sa pintuan bago pumasok si Empress sa silid. Ilang mga dalaga ng palasyo sa paghila. Ang Empress ay nasa isang mahabang gininto ang damit, siya ay tumingin marilag at dominante. Ayan ay isang ngiti sa kanyang mukha. Kahapon, dinala niya si Daryl. Sa palasyo, nais niyang magpa-check up sa kanya at tingnan kung nasanay siya sa buhay palasyo. Sa sandaling siya ay pumasok, napansin ng Empress na si Daryl ay tumayo sa tabi ng mesa, siya frowned ng may kapantasan. Lahat sa inyo ay maaaring mag-iwan ngayon. Tinaas ng Empress ang kanyang kamay at sinenyasan ang palasyo dalaga na umalis. Hindi naglakas loob ang mga maid ng palasyo na tutulan ang kanyang mga order. Tumugon sila at iniwan ang bedroom. The Empress naglakad papunta sa kanila, ngumiti sa Quincy, at sinabi, Sister, kung ano ang nangyayari? Sa, si Daryl ay ang iyong prince consort, bakit hindi mo siya pinapayagang kumain? Panipi. Ano ngayon kung siya ang prince asawa? Hindi inisip ni Quincy bago siya tumugon, ako ang kataas-taasang nasa aking sariling silid tulugan. Siya, bilang prince consort, ay pangalawa. Panipi. Si Quincy at ang Empress ay malapit na magkapatid, hindi na kailangang mag-alala tungkol kay Quincy kung ano ang sinabi niya sa harap ng kanya. Nang marinig niya iyon, ang Empress pursed kanyang mga labi at ngumiti. Sigurado kang dalawang pagtatalo, kayo ay isang pamilya. Sister, ikaw ay magiging asawa ng isang tao sa lalong madaling panahon, huwag maging kaya domineering. Nang sinabi niya iyon, nakakaawa na tumingin si Empress kay Daryl. Ang kanyang kapatid na babae ay may isang pag-uugali, kaya pitid niya sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ng Empress na nagtalo lamang sila. Hindi niya namalayan. Nakinamumuhian ni Quincy si Daryl mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nangangahulugang hindi. Kapag nagkakaroon ako ng isang pagkain, hindi siya maaaring umupo sa akin, Quincy sabi. Determinado at walang alinlangan. Splash! Ang Empress ay wala ng lunas at nais upang manghimok kanya. Biglang, nakarinig sila ng splash mula sa labas. Kitang-kita na may nahulog sa tubig. Ang isang commotion sinundan ito, at sa parehong oras, ang ilang mga beteng exclaimed. Oh hindi, tag-init ay bumagsak sa tubig. Iyon ay masyadong malalim. Nang marinig nila ang kaguluhan sa labas, bawat isa ay tumingin sina Empress at Quincy. Iba pa at nagmamadaling lumabas ng silid. Ang tag-init ay personal na katulong sa palasyo ni Quincy. Siya ay masunurin at banayad, at siya naglingkod kay Quincy sa loob ng maraming taon. Malaki ang nagustuhan ni Quincy sa kanya. Nang marinig ni Quincy na si Summer ay nasa problema, siya ay nabalisa. Daryl, ay hindi sa tingin masyadong maraming tungkol sa mga ito, siya ay mabilis na sinundansot.
Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.